We're live. Good morning, good afternoon, and good evening. Parc here with my super sidekick idol ng bayan. Hey, hey, hey! Good evening, guys. Hello, good evening. I'm Rommel. And I'm Parc. Anong balita sa'yo, Rommel? Nice to see you again. Okay naman. So far, so good. Kaya lang, so bumalik ulit ang mga makukulit dito sa amin. Paano may ano? Mga certain areas na. Ano, sa Bulacan ka ngayon? Yes, nasa Bulacan ako ngayon. So, makikita nyo, ibang background sa akin, ibang background. Mukhang ano nga, mukhang Zelda yata ngayon yan eh. Naiba. Huwag naman gano'n. Medyo kakulay ka. Mukha kakulay nga lang template mo ngayon yan, di ba? Kakulay nga lang template mo eh. Yung nga lang, so, plain lang sa'yo. Kulang na lang. May, ano, eh. May mga bars dyan eh. Hindi naman. Mahilig lang kami sa blue, sa mga blue, green, yan. Yan ang mga hilig naming colors dito. Kaya gano'n. So again, just to remind everyone, I think we have a 10 second or 15 second delay yung feed natin. So if you have any question or you posted something or magpa-shoutout kayo, we'll just try to read it afterwards para hindi namin na lang makalimutan. So, Rommel, what's new? Yes. At mukhang ano? Siguro, batiin muna natin yung mga manonood. Huwag natin kalimutan yan sa ating mga masugid na manonood. Maraming salamat. Siyempre, unahan natin yung unang-unang shout-out daw dyan kay Sir Marts. Sir Marts, shout-out nga pala sa mga taga-Taiwan. Maraming salamat. Uy, at meron akong nakita dito. Uy, from Sir Hong Kong. Uy, meron rin ako from Hong Kong. PayPal ma. Kompleto ang mga ito. Hi, hello. See you soon, Sir May. See you soon. Mukhang makakompleto natin tonight yung ano, Asia-Pacific natin ah. Nga, at saka marami silang aabangan ngayong araw na to. Nako, medyo maganda yung ating topic ngayon. Medyo okay na okay to. Yun, so ayun, at sige lang, tuloy mo muna. Kamusta? At napaagad tayo ngayon. Na-excite tayo. Oo eh, kasi ang tagal, actually, tagal nating nag-rehearse. Kung totoo nga yung sinabi ni Sir EJ, yung mga 2 hours tayo nagsisetup dahil may mga internet malfunction na yung araw na to. Kaya sabi ko, live na tayo. Baka magkaroon pa ng problema. Yun. Uy, I see some of the BMW group nandito rin, nanonood. Sila, no? Broom, Nick, broom, at broom. Saka Albert. Nice to see you guys. Hello, thanks for dropping by. Yep. Thank you po. Yun, mga sir. Ayan guys ha, hindi na mukhang pirated DVD si Rommel, hindi na siya nagpo-post, gumagalaw na ho siya. Yan ang inayos namin after ilang linggo natin inayos yan. 2 weeks bago after natin maglabas ng episode 1 kasi marami mga comments, parang medyo robotic daw yung aking ano, video. Tamo guys, sa susunod medyo pag-iipunan natin yung ang solution cam para medyo maganda-ganda naman yung feed ko sa inyo. Ang solusyon lang pala, mag-apply ng bagong internet, no? Huwag gumamit ang dial-up. Hindi, ikaw naman, talagang ganon. Thank you, Sir Pay. At ano yan, labor of love, pinagpaguran at inipon. Yan yung isa sa mga tinanong ko dyan eh, sa Hong Kong. Yeah. Pero may si kulang pa, marami pang kulang. At nandiyan pa yung mga kailangan ko sa lugar mo. Hindi ko lang maiship. Yeah. Kasi ang pagkakaalam ko, third wave na yata sa Hong Kong ngayon. Parang gano'n, third wave na yata sila. Humahabol yung Bulacan sa inyo, no? Bakit Bulacan lang? Isama mo naman yung Pilipinas. Simula nung umuwi ka dyan, eh, mukhang na-lockdown eh. Hindi ko nga alam eh. Buti nga. Yun nga pala, speaking of lockdown, may kwento ko lang sa'yo. Medyo nagtagal ako sa Pasig actually. 14 days lang dapat ako doon. Alright. However, na-quarantine ako. Na-quarantine ako sa Pasig. So, ibig sabihin, from Bulacan, nung umuwi ka sa condo mo doon sa Pasig, na-lockdown ka? Na-lockdown na.
literal na ako lang mismo na lockdown. Biruin mo, bahay mo na, ayaw ko papasukin. hinihingan ka ng mga kung ano-anong certificates. Sabi ko, nag-send naman po ako sa inyo ng mga details. Wala naman po ako daw kailangan i-send. Then, nung nandito na ako, tsaka nyo ko hinihinga ng ganyan. Pero yun, sa tulong ng Pasig City local government, shoutout pala kay Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Anong ginawa ni clearance? So effective talaga. So tumasagot si Mayor. No. Sumasagot si Mayor. Isang PM lang kay Mayor. Ang bilis ng action talaga. Ano piniyam mo? So, saan mo piniyam dito sa Facebook? Sa Facebook, sa Twitter. Piniyam ko sila and ang bilis nilang sumagot. So I hope sa ibang lugar ganun din sana. Sana sa Bulacan ganun din po. Nananawagan po ako. Okay. Huwag mo lang tawagin ang mga attention niyan at we agreed. Okay, anyway, guys, thanks for supporting this second episode. Because of you, napaaga ang paggawa namin ng second episode. We don't have plans actually to go online, but since a lot of you nag-PM and was requesting na baka pwede nang sundan. So now, yun nga, sa sobrang pagmamadali, napansin nyo, wala pa rin kaming guest. Okay, kasi so kinakailangan talaga namin magpakita ulit para magbigay ng konting kasiyahan, positivity sa mga tao. Siyempre, kailangan lang sa panahon dyan ngayon. Nako. Positive lang tayo, guys. And then, at least, yung maganda yan. So, we have now ano ba yung plano natin for this group, diba? So, for this show. So, later we'll discuss that. Now, before I continue, dude, I have to thank some of the sponsor na I forgot last time. Kasi, muntik na ako sa boy. Anyway, I would like to thank one of my sponsors there. Sila Neil Omlas and Jet Rublico of PS10 Incorporated for my centerboard background. That one, sa likod. Yes, the centerboard background! Yung pinagtatakip ko ng butas ng pader ko kasi pag inalis ko dyan, nandyan yung kapitbahay ko. And of course, baka may sumisilip, no? Yeah. And of course, I wanna thank my talented, beautiful daughter Nicole Cruz, who did my logo. Created one. Conceptualized ko. I gave it to her. Kung pwede niya i-polish. Then, since if everyone knows, my daughter is an animator and graphic artist. So, mas magaling sa akin pagdating sa pagdodrawing at sa pag-i-edit niyan. So, that's why she created my logo. Yun. You can follow her on Instagram at Nicole Cruz. Makikita nyo lahat ng gawa niya doon. Ayaw ka na naman. Nasaslang. May pagkaslang ka na naman. Sinisimula mo na naman eh. Sorry. Joke lang. Mga dati niya gawa, mga pets. Kung may mga pets kayo na gusto nyo i-immortalize, ipa-drawing sa kanya, ibigay nyo lang yung picture, i-drawing niya. Currently, parang... Bakit hindi ka magpa-drawing? Picture out siya na. Ha? Bakit hindi ka magpa-drawing? Actually, I'm planning, pero medyo... May kailangan pa akong gawin eh. May kailangan pa akong gawin bago ako magpa-drawing. Yeah, okay. Magpatubo ng buhok, no? Yes, yeah. Anyway, so, I'm done with the sponsor kasi already thanked my previous sponsor last time. So, I'm done. Yeah? At least, kasi nakakaya talaga for kila Neil. So, parang Neil and Jet, really, I'm sorry. Talagang na-miss ko yung last time. So, ngayon bumawi na ako. So, guys, if you need any print job or anything, kasi they're the one who's printing for Adidas. So, if you want a gusto mo billboard type or you want a poster or anything that you could post sa room mo, kahit sa self-portrait nyo, pa-print nyo, talagay sa kwarto nyo, kung ganung kamahal nyo sarili nyo, go ahead. Okay, mga life-size, pwedeng itabi nyo. Tabi ko para hindi kayo iwan, ganun. Rommel, so, alam, yun, I alam guess ko tapos na yata mga sponsor mo. Mukhang alam ko na ano yung iriregalo ko sa'yo sa Pasko. Ano yan? Wag ganun. Mga babrano ako may papaprate. Pero isasabit mo ha? Pag gano'n, ilagay mo. Hindi, kasi nakita mo yung kwarto mo ngayon. Napaka-plain. What we need is a little bit more of a decor. Meron tayong design dyan ilalagay.
Ayun, so I guess tapos ako naman kailangan ko rin magpasalamat sa aking mga sponsor. May sponsor ka na? Siyempre, may sponsor. Unang-una gusto kong magpasalamat sa aking siyempre. Maraming nagtatanong ng sikreto. Yung aking skincare. Yan, kita-kita, lalapit pa ako ha. Yan. Sobrang kintab, di ba? Kojic lang yan. Hatiin mo sa tatlo, 3 times a day. Ganun lang gawin mo. Sigurado puputi ka. Then, of course, yung mga nagtatanong ng ngipin. Sa ngipin, maraming nakaka-notice yan. Puti daw ng ngipin ko. So, syempre, napakadali lang yan. Abo lang po yan, abo. Lagay nyo sa toothbrush. Lagay nyo ng toothpaste at yung toothbrush nyo. Kunyari lang maitim, pero by the end of the day, sobrang puti niyan. Yun. Boy, then, I'm seeing my partner again. Borge Meneses, nagiging suki na. Uy, Sir Borge. Sir Borge Meneses. Magandang gabi sa'yo. Oo. Magandang gabi po. Gusto niyo marinig ang kwentuhan mamaya. Sige. Mamaya. Diyan lang po kayo at marami tama. Mukhang maganda po yung topic natin. Pag-uusapan ngayong araw na to. Sobrang ganda. Medyo may mga konting pwede rin kayo mag-share kung sino yung pwede nyo i-share. Pero so far, kami muna ang mag-uusap. Yan, ganyan. For sure. I-comment ko lang yung mga gusto nyo. Hindi naman, hindi. So, yun. So, Ryan, finally, after watching yung show natin, the first episode, yeah. maraming technical difficulties tayo, may mga pause tayo, ang haba ng intro. So, we tried to correct all of that. Now, may isa sa mga tanong last time nga, ano ba balak mo, Park? Anong balak nyo gawin dyan sa show? Is it a talk show? It's ganyan. Hindi pa namin alam during the time, but we were able to talk, kami ni Rommel, we realized na mas mukhang forte namin magkwentuhan eh. So mukhang talk show lang ang mangyayari. So we decided na, sa gusto nyo, makikinig kayo sa kwento nyo, namin. Yan. So we decided na gawin na ngang parang video podcast. So video podcast, so it's more of, we'll be talking about things about latest news, in and outs of social media, pero of course, one thing na we agreed upon. Isa lang ang namin, puro good vibes lang dito. Hindi, we're not gonna bash people. We're not gonna tell bad news or anything. Kasi marami na yan eh. Marami na gumagawa yan at nandyan na all around. So we'll try to make once a week or parang twice a month. Magbabukan lang tayo. So ganun. Ang hindi natin gagawin is, we're not gonna talk about politics. We'll try to avoid that. We're not gonna talk about religion or any controversial topics kasi yan yung mga ayaw nating itackle. Yan, tama yan. Ipaubaya na lang natin yan kay Kuya Tulpo. Shoutout nga pala kay Kuya Tulpo. Oo, sana pare. Mapanggit mo kami sa show mo, Kuya Tulpo. Si Tulpo. Diba? Oo, pare. Kasi, pare, ang difference kasi natin kay Sir Tulpo, brother, siya, mapaaway man siya, may mga kapatid siya mapapakinabangan niya, nababakapan. Mismo? Eh, kapatid mismo? Mo? No comment ako dyan. No comment na lang. Baka may comment na lang po ako dyan. Sabi mo, good vibes tayo. Bakit parang nag-iba yung mukha mo na nabagat ko yung kapatid mo? Mukhang, baka gusto mo. Gusto siguro one of mga topics, featured topics natin, siblings, no? Mas magandang topic yan, no? Siguro mag-isa ka na lang, okay na ako. Okay na yun? Okay na yun? Ganun ba yun? Alright. Ayun. Yes. Anyway, ayun. Tapos, today pala, guys, today, there's a big event going on right now in YouTube, actually. Today, July 25th, 2020, Ridley Scott and Kevin MacDonald, I think that was 2010, they had a parang documentary movie they did na ang ginawa nila, kinulate nila lahat ng mga short clip ng mga tao. He asked people to submit videos ng share your life. Tapos, yun, iko-compile nila. So, kung maswerte ka, kukunin nila Ridley Scott yan. And isasama nila yan sa parang reel nila. Now, this time, they're doing it again.
And the title, yes, ang title naman ng ginagawa nila is Life in a Day. So, ang sabi nga nila, you try to video what's your real life or what you're doing right now. Right now, July 20. Yeah. July 25. So, yun yung gusto nilang buuin ngayon. So, I think you could submit it from July 25th up to August 2. August 3. Saan nila pwede upload? Ah, sige. Pwede din nilang upload sa lifeinaday.youtube.com. Pero, for more details, pwede naman kayong bumisita na lang din doon sa YouTube kasi medyo nahirapan din ako doon sa instruction. Akala ko, wala ka bang phone number nila Ridley Scott or Kevin McDonald? Ah, hindi. Si Ronald McDonald lang meron ako. Pero si Kevin McDonald, wala akong telephone number dyan. Actually, app meron din ako. McDonald app. Yan, sobrang bilis. Magla-late yan. Accordinal, brother, accordinal. Teka, i-share ko na dito sa chat yung Go ahead. Sige. Alright. Ano ka muna? Shoutout ka muna. At may setup lang ako dito. Medyo madami na. So, ayun, guys. Maraming salamat nga po pala sa mga masugid nating manonood. So, shoutout nga pala kay Sir Manuelito Santos. Good evening, sir. I hope na okay kayo dyan sa Rizal. Siyempre, ayan, si Sir Marts. Talagang si Jason Statham. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you po. Hindi talaga pwede mawala yan, ma. Hindi talaga mawala yan. Maraming salamat sa iyo, Idol. Yan, si Wilmer. Papi Wilmer, kamusta ka na? I hope everything is good dyan sa Marilao. Balita ko, kayo nangunguna sa Bulacan, eh. Kayo nagkalat, eh. Okay, si Chef. Nandito na si Chef. Good evening, Chef. Chef at sino? Ang dami tayong Chef na kaibigan, brother. Chef na Taiwan, si RJ. Chef na Taiwan? Taiwanese yun. Hindi yun, iba yun. Yun. Siyempre, hindi mawawala dyan si Sir Rommel Cruz, di ba? Ito ng lahat dyan, eh. Hindi mawawala yan. Idol yun, di ba? Paps, may bago na naman trending, eh. Last time, restaurant. Ngayon, ang uso yata daw, amoy yan, eh. Oo, amoy yan. Mel, amoy. Ano bang amoy, Mel? Ano bang amoy? Nasingot mo ba, Mel? Joke lang, guys. Di ba, sa mga hindi nakakaalam, mag-research na lang kayo. Anong keyword, Rommel? Singhot? Hanapin nyo lang. Yun eh, singhot eh. Sa sobrang sikat nun, napunta siya kay Kuya Tulpo. Ayoko na. Huwag layo tayo. Huwag na. Sabi nga natin, lalayo na tayo Paps, kay Kuya again, Tulpo. Ano ang rule natin? Walang basagan ng trip. Kanya-kanyang tama, trip yan. Tama. Kung ikaw nga, hindi namin pinapakalaman yung fetish mo eh. Ay, teka, may tanong yata si Sir Borch. Pwede daw bang mag-comment? Pwede daw bang mag-comment si Sir Borch? Bike, as long as maganda, i-comment niya eh. Talaga. Yeah. Sir, pwede mag-comment. Then, kay Sir Jeff Sermanta, hello po. Shout out, sir. Kay Jeff. D. And then, kay Doc Glenn Isip, sir, from Bicol. Hello. Ingat po kayo. And siyempre, siyempre sa mga Taiwan, maraming salamat sa full support. Maraming salamat. At saka, Pam, si Paydown, napanood yata. Tiyo, updated kahit sa Hong Kong, umabot eh. Pay. Mel, medyo sikat ka na ata. Aside from yung singhot, panoorin mo na rin yung restaurant na pinag-uusapan namin last time. Anong title na, brother? Yung restaurant is ano ba ang tawag dito? Most Lucky Guy. Most Lucky Guy ang pangalan ng restaurant. Medyo talaga title pa lang na restaurant. Sobrang malupit na talaga. Most Lucky Guy talaga. Ay, hello sir. MJ Loyola. Pamangkin ni Kuya Edwin 'yan. Ay, hello sir.
Hindi, sir. Madam yan. Ma'am, oh, sorry pala. MJ, upakan mo nga ito. Matigas sa ulo po, eh. Sorry po, madam. Sorry. Yan po. Ayun, so, shoutout na natin yung mga manonood natin ngayon. Yeah. Maraming salamat sa panonood. So, double check mo, ha? Kasi ako, hindi ko nakikita lahat dito. I'm just browsing. Yeah. Okay na. So, I guess, nandito pala ang aking kapatid, no? Si Jape Sarmenta. Si Jape Sarmenta, iyan yung sinasabi kong tigapagtanggol ko, yung last kwento ko, yung napaaway ako dahil sa dolphin. Yan yun. Yan yung lang hamon ng suntukan, na yung kasuntukan niya nasa ibang bansa. kaya pala dolphin yung kanyang kinoment agad, dolphin. Medyo memorable talaga yung dolphin eh. Sana ba iba naman yung dolphin, iba naman na ipakita mo ngayon. Ayun. So I guess sino pa ba, marami at saka doon sa mga live na mga manonood namin, maraming salamat po. Daming nanonood ah. Medyo madami. Salamat po. Maraming salamat. Buminta ka ngayon ah. Mukhang Kailangan natin. Diba? Talaga ganun. Hirap ng buhay eh. Sabi ko sa'yo eh. May use yung maligo-ligo ka lang paminsan-minsan eh. Diba? Sabi ko sa'yo, Pojik 3 times a day. Effective yun. Effective talaga. Sobrang effective niya. Ayun, sino pa ba ang ating yun sa mga manonood po namin? Maraming salamat sa patuloy na suporta. Siyempre, nandyan si Ralph. Pwede daw ba makijoin si Ralph? Pwede. Lalagyan namin kayo ng section dito one time. Ikakahiya nyo yung gagawin nyo. Ay, hello Sir Ryan Tablante. Hello, sir. Pa-fan sa'yo. Bigyan mo nga puso. Bigyan mo na puso. Ryan. Yeah. Ay, si Sir May, hello. Hello. Kamusta ba trabaho natin ngayon dyan? Kamusta? Anyway, kamustahin ko na rin yung kanina. Anyone who's out a while ago, sana wala namang nabaha or na-stranded ang lakas ng ulan. Siguro, that's around 6 o'clock a while ago. But sana hindi na walang bumaha, walang nalunod or anything. Ang lakas. And you were lucky, hindi umabot sa Bulacan. Kundi kasalukuyan kang nag-aalis rin ng tubig dyan, no? Yun ang akala mo, may high tide kami dito. Dapat si Sir Mel yung pang-Korean na heart. Ay, mga ganun-ganun ba? Yeah. Hindi. Ito yun, oh. Ayun, yung ganun. Yung pala gusto. Yung gusto. Ikaw naman. Okay. Let's continue. At marami tayong pag-uusapan. At feeling ko yung isang oras na inalat natin kulang. So, we'll be extending. Oo nga eh. Yeah. I hope sana medyo stay lang po kayo dyan at makinig po tayo sa ating topic ngayong araw to. Medyo interesting yung topic natin ngayon kasi title pa lang medyo mabigat eh. Iba nga dating ng mas mali nga dating sa akin nung when I was editing that and nung was posting ang nilagay ko, diba, Parcherie episode 2 mga idols. Baka isipin nila tinatawag natin sarili nating mga idol. Yung lang dating. Ay, eh may po, dating eh po. Iba ang kapal ng mga mukha nito, mga to tinaas bako eh, diba. Uy, si Sir, si Direk Chris daw nanonood. Ahe? Si Idol Direk yan. Eh, pero ano ba? Basta Pogi. Eh, Pogi yan. Pogi! Direk Chris eh. Direk Chris. Magandang gabi po sa inyo. Okay, mag-alala, Direk Chris. We're not gonna talk about Milky Way. Eh, akala ko ba iiwas tayo sa mga kontrobersyal? Pare, tsokolate yun, tsokolate. Madumi lang, madumi lang ang utak mo. Sorry. Ay, pa-shoutout daw si Sir Ralph. Ralph, shoutout sa'yo. Magandang gabi. See you soon. Wala ka bang, Ralph, wala ka. Sa Kapitolyo. Wala bang gustong kamustahin si Ralph? Pwede naman natin banggitin dito eh. Kung meron ka siyang gustong pabate, di ba? Ralph, baka may gusto kang pabate. Pwede naman nating i-shoutout. Nasaan ba yung babatiin? Nasaan ba? Sige na. Uubos oras sa atin sa kalokohan. Oo nga eh. Yeah. Ayun. Let's go. Let's continue, brother. Yes. So, ayun nga. Na pag-usapan nga natin na topic nga natin is
Idol. Medyo sobrang bigat nung title Idol, na Lord Idol. Lodi, di ba? Ang daming klaseng Lodi yan eh, di ba? Iba-ibang levels ang Lodi. Like dyan sa bahay mo, alam ko may Lodi dyan eh. Yung ikaw na nagluto, may... tapos mauuna pang kumain tapos uubusin pa yung pagkain, ikaw pa paghuhugasin, no? Lodi iba yun, discarte yun, discarte yung tawag, no? Lodi mo yun, no? Ibang klase yun, ibang klase yun, wala tayong magagawa doon, champion yun eh. Napapagalata na may hugot tong si Rommel kanina pa. De, wala naman, wala naman. Ay, from Val pala, hi Bo. Ay po. Talaga gano'n, no? Derechahan talaga to, derechahan. Ayan, oh, good evening mga pa. Good evening mga po, Sir Chris. Good evening. Hello, Sir Chris. Good evening po. Ayun, so... siyempre, balik na tayo. Yep. Sa Idols. Yun nga, maiba tayo. Siyempre, sobrang bigat nung idol na word. So... siyempre, yung mga idol, parang yan yung mga nag-gain ng respect, tumatak sa'yo, ganyan. Or naging inspiration nung mga nagsisimula sa a certain field ba? Parang ganun ba? Yun. So, siyempre, bawat tao may mga idols, di ba? So, ikaw, matanong kita, sino ba mga idol mo? Ikaw ba? Yan. Hindi mo pwede sagutin ng sino yung mga idol lang kasi... tandaan mo, sa era natin, sa photography, hindi lang isang field yan eh. Ang daming field yan eh. Ang daming, di ba, ang daming genre. So, you just cannot say, idol ko to, na idol ko si Rommel. Hindi naman yan, oh, well, si Rommel nga, oh, alam niya lahat eh. Magaling tao, magaling yan eh. Anyway. Wow, ah. Anyway, yun nga. So, if you're gonna ask me kung sino idol ko, I would categorize it. Hindi ko kaya sagutin. Kasi marami eh. Like, for example, para kung yung nagsisimula pa lang ako, iba yung idol ko noon. Until to the present, iba rin yung idol ko na. Kasi, nag-evolve yung taste mo eh. Nag-evolve rin yung style mo. So, yung pagiging idol, diba? So, yun yung, ano, mukhang hindi ka naman interesado eh. Hindi, nakikinig ako sa'yo. Nakikinig ako. So, syempre, himahimayin nga natin yung mga idols mo na yan. Sige, sinabi mo na himahimayin natin sa certain field. So, syempre, umpisahan na natin yung mga idols mo. Banggitin mo na yan. Yan. Okay, yung sige. Yung mga natabayan ng mga tao. Hindi. Okay. I'll try to share kung sino yung maging, siguro, I'll be mentioning names. Kung sino yung mga nagustuhan ko trabaho. They could be my idol kasi talagang finalo ko yan. Second, it could be there na nakita ko yung trabaho nila and they caught my attention. So, hindi naman idol pero may dating yung ano. And talaga, di ba, na lagi kong maiisip talaga, oy, okay yung gawa nun. So, meron rin yung mga naka-inspire sa akin o nagbigay ng idea na pwede ko palang idagdag sa mga ginagawa ko. So, may mga ganun eh. So, let's start siguro. If I'm gonna start... sige. They just, ano nga eh, perfect time na rin na yung mga taong... yung when I was starting, I haven't thanked people, yung mga nakatulong sa akin. Who made me like this. Na kumbaga, paano ako umabot dito. So, ang rami eh. So, I'll name some. Now, ano na rin pasintabi. If I don't mention your name, it doesn't mean hindi kayo idol, hindi kayo magaling. It's the... hindi. Sobrang rami eh. And I'm bad with names. So, dito na nga may short code ko na nga lang ako dito eh. And just to make sure na walang makalimutan. Pero, these are the people that really parang nag-mold sa akin. Kung baka naka. So, hindi ko napasalamatan to dati. Now, I think it's the right time. Right moment to thank them online kasi ito na yung opportunity to. So, okay. So, let's start. Slow clap ako dyan. Slow clap. Yeah. Ayan. When I was starting, ito iiyakan. Dapat ano yun, no? Papatayin pa ba natin music o go tayo sa music? Siguro ano? patayin muna natin yung music. Sana wag mamatay pati audio natin, ha? Yeah. Kasi last time, ginawa natin. Yan. Let's pinatay see. Pinatay music, patay lahat. Nataranta ako, eh. Tingnan natin, ha? Sabihin mo, may boses pa ako?
Yan. Okay, ayos. Okay, so start na tayo guys. Nakikisama lahat. Yan. Okay, so when I started photography in 2005, my first camera muna. So, syempre, hindi ko pa alam anong gagamitin ko. Syempre, ang unang camera ko, Canon. Canon A95. Canon. Oo. So, ang tagal ko pinanghawakan yung A95 yan. Ang problem ko before, when I was using that, shoot lang na shoot. Wala akong idea. Oo. So, wala kang Facebook. Wala ka. So, may mga Flickr, mga forums. Okay, that would be Pinoy photography. Wala pa yung DPP that time. May mga Yahoo groups, may Friendster. Pakiulit, Yahoo groups. Oh, Yahoo group. Ano 'yun? Uy, ang kapal mo ha. Ang kapal mo ha. Joke lang. Anyway, so saan bahay ka? Parang hindi tayo nagkakalayo ng edad ah. Anyway, nawala tuloy ako. Yun. So, then I saw this guy in Multiply. Multiply, ang unang nakita ko. Naghanap ako. I saw this guy. Then, ang gamit rin niya, nagpe-present siya ng mga photo using point and shoot. So, sabi ko, astig to. Ang ganda. And the way he was using colors, the red, green, blue, yung simpleng Crayola, simpleng pencil, iilawan lang niya using kahit anong ilaw na siguro, I don't know kung anong gamit ng ilaw, pero it was fascinating. Wala pa siguro mga LED that time eh. So, it was fascinating. And his name is, probably some of you would know his name and some of you don't. But his name is Reggie Fernando. Tech geek. May-ari yan ng Pinoy photography. He really was one of the first one who inspired me to play around with photography, the framing, yung doon ko without even asking him, of course. Kung baka sinundan ko yan, yan yung idol ko. Now, during that time, syempre, outgrown ko ang point and shoot. Nag-DSLR na ako. Canon pa rin. Ito na yung time. Akala ko yan na yun. Canon. Pero sandali lang ha. Even though I'm mentioning Canon, story lang ho to. And it was happening 2005. So hindi ako pwede i-technical na nagsasabi ako ng Canon ngayon. Tama po yun, Sir EJ. Tama EJ po yun. Ha. Canon ako, 2005. Yes, tayo. Yes. 2020 pa tayo ngayon. So, wala tayong problema sa kontrata. Malayo. Baka bukas, hindi na ako ma-promote at hindi na ako Nikon Pro. Malay mo. Anyway. Wag naman ganun. Wow. Anyway, ito na. Dadating tayo dyan. Iangat ko rin kayo. Intay kayo. Manganti ka Nikon. Dadating tayo sa kwento ko. So, during the time, I went to, nag-transition ako to DSLR. Shoot, lumalabas-labas na ako. Ito na, lumawak na yung mundo ko. Sabi ko, hindi na kaya ng point and shoot ko to. So, my first camera, DSLR, would be a Canon 350D Rebel. Yan na. Oh. So, tapos lalabas ako, photoshoot, talagang fun shoot. Pupunta rin ng wildlife. Ayan, yung mga hindi mo. Pupunta rin ako dyan sa Universal Studios, no? Ng Pilipinas. Yeah. Universal Studios ba tawag doon? Anyway, na hindi ko alam. Anyway, so kung saan ako napunta. Until I met this guy. He's one of my friend before. Until now, hindi lang kami masyado nakakapag-usap. Pero isa siya sa mga kasama, kasi karamihan kasama ko puro Canon. Pero siya yung laging naka-Nikon ever since. Ulitin natin. Now, every time I look at his photo, sabi ko, kakaiba kulay nito eh. Kakaiba. Bakit iba? Hindi ko sinasabi, for the record guys, ang the only difference between the brand are the colors. So, it's a camera. So, kung nasa gumagamit pa rin yan. Pero so, of course, when I was new, may nakita ko, uy, ba't kakaiba? Kasi kung kami puro ni Canon, ba't ang pupula natin sa kanya? Ba't madilaw? Madilaw. Madilaw.
Nanilaw na. Oh, so doon nagkaroon na ako ng ano, nandoon na yung curiosity ko about it. And he's one of the people na, na doon naman yun yung sabi ko, na curious ako about Nikon, who helped me na bakit ko kailang matry ang Nikon. That's Vernes Go naman. That's from Pinoy DVD, Pinoy Photography too. Vernes Go. Then, ayan na. Then, hanggang, but I was still using Canon that time. Until lumalabas na ako. Then, I was shooting. Meron ako buddy-buddy na madalas kasama ko nagsushoot. And ito malaki na itulong sa akin kasi professional na to eh. Mukhang, kasi alam ko matanda na siya. Pero ayaw lang magsabi ng anong talagang edad niya. Feeling ko nga, bata pa ako, photographer na siya. Pero ano eh, hindi tumatanda, brother. Na-meet mo to. May bigote to, pare. May bigote. His name para, is ano? Para kasi. His name is Willie De Vera. Ah, si Willie, yung sa nga ba dito, yung art exhibit nila ma... Oo, oh, saka ano yan, isang mga matitindi. Yep, saka isa sa mga matitindi photographer yan ng Zone 5. Shout out sa Zone 5 group, club. Yeah, hello. Galing-galing yung mga nandyan. Now, yan, yung mga yun yung tumutulo sa akin magturo ng mga ibang techniques. So, dyan, so lalong lumawak yung photography ko dyan. Now, dito, but dumating rin ako sa point na naging curious na ako, sabi ko, I have to evolve. Kasi I know now how to do photography, but I have to be different now. I have to change my style already. Ibig sabihin, everyone knows about what I do, di ba? Mahilig ako, distinctive yung kulay. Now, ang question naman doon, saan ko ba natutunan yun? Hindi ko natutunan na... Pinag-aralan ko, hindi tinuro sa akin. So, by studying other people's work, tinitingnan ko, tinry kong imimik ko, ginagaya ko. To the point na hindi ko magaya kasi ang unang naging factor ng problema ng ginagaya ko, yung mga idol ko, hindi tiga Pilipinas, hindi tropical country, Europeans. So, sa Blackpool, England. So, nandun dun yung mga idol ko. So, that would be David Nightingale, one of the best photographer that could show you how to play around with colors, high key, low key. Grabe. Ibang klase. David Nightingale. I'll write down all the names after this show and I'll post it para maging, uh-huh. Then, ayun na. Reference, so, no? Since natuto na ako maglaro ng kulay, then, I want to play more of yung sa Photoshop. Parang gusto ko na matuto yung paano mag-composite, paano mag-manipulate. Kasi may idea ko, pero ano yung mga gusto kong konsepto ba? Until I saw someone's work sa, ano naman to, sa Flickr. His name is, ito mahirap ito pronounce ito. Martin Francen. Martin Francen. Oh, I can pronounce it. Diba? Okay. Pangalan pala, mahirap na i-pronounce. No? Pero pag unang tingin mo, Matjin ang tingin mo. Pero it's Martin Francen. His style of being surreal, he normally cuts out himself, inaalis siya, ano niya, ini-edit niya sarili niya, ililipat niya ngayon sa ibang background. Now, ang maganda dito, hindi siya yung tipong kumukuha ng background sa internet para lagyan niya. Perhaps nagdo-drawing siya ng sarili niyang background para paglagyan niya ng sarili niya. Tapos every part ng photo niya or every time he present sa photo, ang trademark niya, kasama niya yung pet niyang pusa. Yeah. Ang galing. I'll try to share the link na. Oh. Now, yun na. So, since I know colors, I know manipulation, now sabi ko, kaya I need to explore now anong talaga ang gusto kong maging passion, ano maging genre ko. Kasi sa, ano na ako eh, napaka kung ano, pag ganun-ganun na, wala na. I did landscape, I did cityscape, night shot, halos na, ginawa ko na. Until I met Borge in Pinoy Photography. I saw this guy. Hindi pa kami magkakilala, pero talagang pini-em ko siya, pare. Sabi ko, pre, idol ka. Una-una kasi, siya lang, ang unang nakita ko nag-post doon na napaka-conservative ng market, siya lang ang kayang makapag-post na naka-two-piece that time. Oo. Kumbaga, yan yung original na voicing hood.
Sir Borgs, pasintabi po, pasintabi doon sa pagkakasabi ni Park doon. Anyway, ayan nga, si Borgs, pero seriously, si Borgs was a big factor in terms of going to the transition na maging comfortable ako sa pag-shoot ng mga tao. Kasi, try ko sumama sa kanya, join ako, sabi ko, pare, try out shoot. Pag dumating pa nga, makikita ko siya paano siya makipag-usap sa model. Ako, talaga hindi ako makausap. Yan yung kinikwento ko lagi, nagsushoot lang ako sa likod, lagi. Ganun talaga. Kasi, pag sinabi, oh, sige Park, ikaw na mag-shoot. Parang walang nangyayari kasi I don't even know how to talk to a person. Mahihain ako eh. The reason why nga pumunta ako photography kasi nga akala ko nasa likod lang ako ng camera, hindi ako makipag-usap. Yun lang naman yung rason eh. Yung pala, the more ka kailangan makipag-interact. So, maling-mali talaga yung perception ko sa photography. So, napasubo. Yun nga, tingin mo nakapagsalita na. Dati, hindi. Then, yun na. So, until nagsawa na, hindi naman nagsawa. Eh, plus, I also have to thank Borgs. Why? You know, dahil sa kanya, kaya nakakapagturo ako sa inyo. Kasi si Borgs isa sa mga taong nag-convince sa akin na kaya ko magturo at kailangan ko lumakas loob magturo. Kasi siya yung talagang kasama ko nung nagsisimula pa na hindi kami. So, hindi pa ako nagtuturo, siya na eh. So, malaki utang na loob ko dyan kasi siya nag-build ng confidence ko in teacher. So, kung may pasasalamatan kayong lahat ng tinuro ko, si Borgs. Huwag nyo lang sundan yung... Preno tayo dyan. So, yes. Sino pa ba? No, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Ito yung ending. Now, diba, yung transition to a serious type of photographer. Sabi ko, now na I know, have an idea how to shoot people, I need a style. So, I was doing it already. Pero, walang distinctive look eh. I was shooting... every time, ang tawag nga sa akin before, pedophile eh. Kasi nga, literal, sa Pinoy photography, pedophile. Kasi ang gusto ko lang i-shoot, na kaya kong may confidence or hindi ako mahihiya makipag-usap, bata. Kasi bibigyan mo lang ng coins, candy, pedophile nga, tapos shoot kita. Ganun lang style. Ganun. Parang ang pangit, pakita, shoot kita. pero wala, hindi mo lalagyan ng malisya. It's for, for art's sake. Diba? So, when I was shooting, ganyan, until this maestro from Thailand saw his work. Sabi ko, oh my, I want this. Gusto ko to. Gusto kong, ito yung style. Kasi, this is the great Manny Librodo. Manny Librodo, hands down. Hindi ko pwede i-deny o hindi ko pwede hindi i-mention na name niya. Dahil, pero kami nag-start. Pero nag-start siya, iba yung dating niya. Ako, wala akong direction. Siya ang nagkubaga, I didn't have the chance na magpaturo sa kanya. I had the chance to meet him sa mga ibang shoot. I got to PM him na ang galing ng trabaho niya. Pero kasi yung mga trabaho niya before, makikita mo yung mga bata na parang yung the way he present colors and emotion, dun ako na inspire sobra. So until now, nagstick ako dun sa kulay, skin tone, the finger shade, skin tone. It's part of what I saw before. Yan yung mga taong pinasasalamatan ko ngayon. Kaya hindi ako mahihiya magpasalamat sa mga taong nag-build ng nag-mold. The thing you're saying right now, it's because of them. Kaya, guys, thank you very much. Hindi ako nakapagpasalamat sa iyo ilang years na, at least ngayon. Oh, diba? Now you know the story. Diba? Umpisa pa lang to, ah. Napakabigat doon. Hindi mo alam yung story, ano? Sobrang tindi, no? Medyo... Ang tibay nun, ha? Mm. Ang banges. Yan. Oh, inom muna ako. Sige, ikaw. Yan, ikaw? Sino ang idol mo? When you were starting, of course, hindi ka naman all of a sudden kabuti. Bigla ka lang lumutan, tapos magaling ka na, di ba?
Unless ganun ka talaga, di ba? Actually. Medyo nakakatawa. Nakakatawa lang talaga yung... Eh, wag mo na ikwento kung nakakatawa. Kasi seryoso tayo eh. Hindi, seryoso. Okay, paano, okay. Paano ko nakapag-start ng photography? Nung una, siyempre, photography, akala ko lang dyan is taking pictures kung anong gusto mo. Yun naman talaga eh. Yun lang kasi ang gusto. Hindi, yun talaga diba? Ang gusto ko. Wow. Parang kung ano lang yung gusto kong kuhanan, kukuhanan ko lang ng kukuhanan. Mm-hmm. Then there is a certain office mate ko dati. Yan, okay. Na sabi niya sa akin, pre, kasi nakikita ko na nagsushoot ka ng mga kung ano-ano, ganyan. Why don't you try this camera? Sabi niya sa akin ganun. Sabi niya, nako, pre, hindi ko kayang gamitin yan. Hindi ako marunong yan. Sabi ko ganyan. Tsaka baka masira ako yan. Sobrang mahal pa ng camera nun. Hindi, pre, itry mo lang. So, yun, pinilit-pilit niya akong anong, itry. Anong brand? NIKON. NIKON ever since talaga ako. NIKON. Hindi, NIKON dapat ikaw pala dapat kunin ng NIKON, no? Hindi. Dapat hindi, gawin kang trailblazer. hindi yun. Wala tayong ganun. So, ayun. So, hanggang hindi niya ako tinantanan talaga. Encourage niya ako. Siguro mga 1 week, ini-encourage na ako, pre, try mo to. Turuan kita paano muna, kung paano gamitin. So, tinuruan niya ako. Then, may isang gabi, nagiinuman kami dyan sa may Metro Walk. Nagiinuman kami. Dala-dala niya yung camera. Kayo, tapos nagiinuman kayo. Hindi. Meron kaming meeting. Ah, okay. Linawin mo kasi. Nagiinuman. Okay. Tapos nagiinuman ng konti. Di ba, ang rami. Metro Walk dyan sa Ortigas. Ang rami model dyan, ah. Hindi ko nga alam. Wala pa nga akong kaalam-alam na sa ganyan. Okay. So, there's a, sabi niya, pre, itry mo na tong camera. Marami kang pwedeng i-shoot dito. Yan. So, nagkaroon ako ng pagkakataon na gamitin yung camera. Pero hindi ko siya ipinashoot ng mga model doon. Kandila lang yung shoot ko. Then, ayun, doon na maganda, ang ganda ng lighting. Lang. Ang ganda ng lighting mo. Mismo, sobrang ganda kasi kandila mismo yung shoot ko. Sabi niya, pre, ang ganda, may potential ka. Ayun. So, actually, doon na nagsimula. Dali lang, ha? Hold that thought. Mukhang binubola ka ng kaibigan mo. May potential ka. Bili mo na to. Tama? Tama, no? Hindi. Kasi, yung person, that person, ano naman siya, nung nagtatrabaho siya sa office, meron siyang sideline. Ano pala siya? Isa siyang UNICEF official photographer. So, more on street photography, mga kinuha. Matindi. Napapublish naman. Ay, ano nga pala. Ang name pa nga pala niya, si Anthony Azore. Pasalamat yan. Ka dahil office sa kanya. Maraming salamat sa'yo. Kasi, buhay pa naman, no? Buhay pa, pero wala na akong contact eh. Nasa Bicol na yata siya. Hindi ko na nga alam kung nasa siya. O, hindi, pahalap natin sa mga kaibigan natin sa Bicol, di ba? Yeah. Max Azore, mas kilala siya Max Azore. Sobrang ano niya masano. So, siyang in-idol ko talaga, sabi ko. Gusto kong maging katulad mo. Kaya lang, yung field na sinushoot niya, hindi ko talaga makuha eh. Yung yeah. Street. The which is tama yun. Tama yun eh. Tama yung sinabi mo kasi hindi porke nakikita mo ginagawa ng iba is automatic kaya mong gawin eh. I would name names later. I'll show you. I'll give you some samples. Sige. Pero continue. Sige. Ayun. So, sabi ko, galing mo pre. Pero hindi ko kaya yung mga ginagawa mo. Sabi niya, ano ba talagang gusto mo? Sabi ko, gusto ko kasing mag-shoot na mga tao. Mga tao. So, hindi babae lang. So, tao. Wala akong sinabi. Ito, tao. Napaka-defensive mo lang. Wala pa akong sinasabi. Okay. So, bata, matanda, babae, lalaki. Gusto ko mag-shoot ng ganun. Okay. Medyo may ibang happiness pagka nakakita ko ng tao. Nakikita nila yung photo nila na pinicture ako na nagugustuhan nila. So, that's the time na nag-research na ako. Sabi ko, kailangan kong makahanap ng inspiration kung sino yung mga tao na dapat kong subaybayan. Mm-hmm. Yan. So, di, nag-research na ako. So,
ang dami kong ni-research. Then, I found this person. Ayan na. Ayan na. I found this person. Bakit tumawa kasi? Ini-spoil mo eh. Ini-spoil mo yung ano eh. Hindi mo kasi dapat kinuwento sa akin yung story lang, ano eh, kaya natatawa na ako, sabi sa'yo, hindi ko makokontrol eh. Ayun, so sabi ko, kailangan kong ganitong kuha ang gusto kong mangyari. So, nagkaroon ng aksidente na hindi natuloy yung workshop nitong certain person na to, doon sa lugar na yun. Mm. Nakapag-workshop siya dito sa Makati. No. Then sabi ko, eto na yung time na kailangan kong umaten dito. Mm. So, yun, doon kita nakilala. Oh, wow. Doon kita nakilala. Yan. Pero hindi ako yung siyempre, idol. Ikaw... Pero hindi ako yung idol mo nun eh. Eh, hindi pa. Oh, okay. Siyempre, okay, okay, after okay. No, si Max. After si Max. Then ikaw na. Kasi sabi ko kailangan ko ng conservative na photo na hindi over process na nakita ko na ikaw ang perfect example. Wow. Parang ganun eh. Wow. Sige, nakatakihin ka sa puso. Right. Ayun. Ayun. So, then, afterwards, nung mga lumaw na, ayan, dyan na pumasok yung ibang mga inspiration. Siyempre, hindi nawawala dyan si Sir Borges Meneses kasi nakita ko siya sa isang club sa Bulacan. Hindi, club na. Club. Bulacan Camera Club. Ah, okay. Nila, akala ko club sa Marilao. Hindi. Kasi sinundan ko na yung mga taong nagpo-portrait talaga. So, nakita ko si Borges Meneses. Sabi ko, sa mga inspiration ko to. Then, siyempre, hindi mawawala si Sir Manny Librodo pa rin. Iba rin kasi yung gawa ni Sir Manny. Although, I consider him as much on the sa passion side, sa high fashion side. Kaya, passion. Okay, fashion, high fashion. Lambot naman. Take two. High fashion, yeah. Yun, so, yun yung mga inspiration ko nung mga nagsisimula ako. So, siyempre, thank you very much sa inyo. Hindi ko mararating yung ganitong level na ganun pa rin. Wow. Ayun, thank you very much. Before we continue, Pops, at I'm sure maraming mga katanungan or follow-up questions, so go for that. Sige. Follow-up questions. Tingnan mo, tambak tayo. Bago tayo. Tingnan ko ang maigi. Ay, shout-out muna pala sa mga bago manunood, sila Sir Boggs. Uy, si Sir Winston Chai. Hi, Sir Winston from Taiwan. Siyempre, sino pa? Uy, si Timothy. Uy, si Kumare. Si Kumare Mera. Hello, shout-out pala, Kumare. Hoy, kumare namin. Buhay pa ba yung kumare namin? Natapos na yung lockdown, nag-birthday ako. Walang bumati sa akin. Sabi mo, masama loob ko sa kanya. Oo, masama loob ko sa iyo. Yun, sabi ni Sir, si Sir Maymay, sabi, before wedding na from the start po. Ano ibig sabihin kaya ni Maymay dito? Babs, nakainom. Mamaya, nakainom yan, Babs. Kaya hindi niya nabuo yung sentence. Si Sir Ken. Hi, Sir Ken. Uy, maestro. Ken, go. Bossing. Sino pa ba? Tingnan po natin. May replay pa ba to? Yeah. We'll not delete it. So once ano? Anong replay? This one, this show. Yeah. Once it's done, gonna be posted there and in YouTube, you'll be posted there. Yeah. Yun po. And syempre, hindi mawawala yung pinakababangis ng Bacolod, si Sir Abby Margeganton in the house. Ay, meron palang tanong si Sir Boggs. Anong year kayo nag-meet? Anong year ba tayo nag-meet? You're the one who knows that. I think it's 2013?
2013 yung una kong na-meet si Sir Park sa Makati. Stop calling workshop. Stop calling me Sir Park. 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 Sobrang galang. Na-meet ko si Park ng 2013. Actually, accident workshop siya. So, kapalit siya ng workshop na hindi natuloy dun sa isang lugar due to parang malakas na bagyo yun eh. So, pre-proceed nila yun dito sa Makati. Nagkaroon ako ng opportunity na makasali. So, doon na nagsimula ang journey namin ni Park. So, ayun. Journey? Yeah. Talaga kalamang relasyon journey. Eh, no? Siyempre. Bigyan mo nga ako isang, ano, bigyan mo nga isang matinding journey. Journey? Kanta. Huwag na yun. Alright. Huwag na yun. Okay. Saan na ba tayo? So, let's continue. Let's continue. Siguro, mapunta naman tayo sa ibang field. Sundan natin yung, siyempre, some of the photographers, ang gusto lang nila, it's ambient light, ganyan. Pumasok naman tayo doon sa mga lighting photography. Oh, yeah. Yan. Now, kasi siyempre, maraming mga nagtatanong, not... kasi ambient shooter ka daw, ganyan. And people would always assume that I don't know how to use lighting. Anyway, yun yung ano niya. So, in terms of, you're asking me kung sino mga idol ko sa lighting? Yes. Oh. Hmm. It's ano, mahaba-haba itong list. Ha. So, again, if I forgot to measure your name, it doesn't mean hindi kayo magaling. I'm just passing tabi lang. But these are the people. Pag na-mention ko dito, it's either I like their style or I saw their work. Then, it reminds me every time na when I know, mean, natatandaan ko agad na gawa nila. Distinctive. So, I'll name names and these are the people that pagdating sa lighting, that would probably be my favorite and would be some of my idols. Okay, number one would be definitely Sander Angeles. Sander Angeles. Second would be nandiyan na Nico Villegas. Hindi, it's no question na sila itong mga to. I saw how they work. I saw how they light. Galing. Iba. Diyan ko nakikita na, hindi lang pala isa ilaw, pwedeng lima, pito, ganong ka, no? Ganon. Then, ito na, nandiyan na rin sila, Jericho Mentumayor, Paul Tixon, yan, one of my favorite, Paul. When haven't met Paul before, yung hindi pa kami magkakilala, I saw his work already. And one thing that really called my attention nung nakita ko yung trabaho niya, yung the way paano niya ilawan ang mga subject niya. Kasi he was using light, mga artificial light, mga controlled light, pero ang tama ng ilaw, mukhang ambient. So sabi ko, ito yung gusto ko. Kasi kumagamit ng ilaw, pero hindi ganong katalas. So kaya talagang ano yan, na isa sa mga gusto ko. Now, there's Ricky Laja. Okay, yan yung mga Ricky, hindi pa pwedeng hindi wala kasi pag nawala ka, awayin ako. Pero seriously, Ricky, is pag sa ilaw, Ricky Laja na yan. Hindi Jay Tablante, pagdating sa mga ano niya, yung mga cosplay niya na lighting, one of the best. Aaron Ebio, cinematic lighting, cinematic color, iyan ang mga gusto. So, guys, remember these names kasi ito yung mga matitili. There's Carway Angeles. Hindi, I'm mentioning names na sometimes they are not mainstream. Ito pa nga yung mga under the radar, pero pag nakita nyo yung trabaho nila, ang lilinis. And, one of the best person na ito lagi, alam mo to eh, kahit sa workshop ko, I always recommend this guy. Pag sinabi ko, if you wanna learn lighting, marami nagtuturo dyan. Marami magaling dyan. But if you want to learn lighting at gusto nyo maintindihan, cause if you, kung umattend ka ng workshop ko and I was able to teach you Photoshop in layman's term and I made it easy, this guy would make it easy, will make it easy for you to understand lighting. It's Sir Ken Go. Kasi, nagsisimula pa lang ako, Kengo na yung mga yan. Kengo. Ano na yan? Mga ano yan? No question about it. Marami na akong kilalang dumaan dyan. Naging professional na rin. Magaling yan. So, guys, if you have time and you want to learn lighting, I think he has a workshop.
I think ano eh, may naka-lineup na workshop online. Yep. And it's gonna be hosted by anong brand ba 'yun? NIKON. Nakalimutan ko, sorry. Eh, hindi, akala ko nakalimutan ko. Bakit sila naalala ba nila ako? Naalala naman pala. Okay, NIKON. Oh. NIKON pala si Ken. Ayun, NIKON ang mag-host. So, itry. Anyway. Wag mo gatungan. Anyway, yun. So, try to attend Ken Go's work. So again, ulitin ko, that's Sander Angeles, Nico Villegas, Jericho Mentumayor, Paul Tixon, Ricky Laja, Jay Tablante, Aaron, Ebio, Carway Angeles, Ken Go, and of course, Pepe, di bang mawala ang strobis natin? Siyempre. Who? Kalimutan mo na. Sino? Joe Galian. Nakabar. Pwede ba mawala sa lighting yan? Sorry. Pambihira naman. Magiging guest mo na. Kinalimutan pa. Joe Galian would be one of the... Hindi mo, pagdating sa mga lighting yan, yung mga taong pwede nyong pagkatiwala at kung gusto nyong pag-aralan, if they don't teach, you could actually study their work online by just looking at their work and you will be amazed. Alright? Yung so, eh about you. Pero definitely mukhang iba ang lineup mo lighting since you're to the wedding industry. So iba ang magiging idols mo. Sige, go. So actually nagkaroon kasi ako ng yung influence na when it comes to photography sa wedding. Mm. So pagdating sa ilaw kasi ang una kong naging idol diyan, syempre ang una kong tiningnan talaga, na-amaze talaga ako sa gawa, si Sir Michael Galang from Icebox Imaging yon. So, uy, makikita yung mga new, gawa that's niya. That's a new name, eh? Okay. Oo, new name siya. Medyo, sobrang galing niya talaga mag-ilaw. For me talaga. So, sabi ko, extraordinary mag-ilaw to. Magaling siya mag-ilaw. Alam niya kung saan niya patatamain. Then, sa tao. Yung, siyempre, di ba? Sa tao, of course. Sa subjects. Tapos, natural. Nako po. Mukhang na-dizzy ang ating kaibigan. Ito yung sinasabi ko. Anyway, mukhang yan ang nakukuha pag nagtitipid sa internet. So, let's try to close that first. Tingnan natin, hintayin natin siya bumalik. So, guys, I will try to continue pero mukhang na-dizzy ang ating magaling na co-host. So ngayon, ako ang magdadala ng Sorry, may konting technical difficulty tayo. So, muntik na sininok. Oh my God, sininok pa ng konti. Ulit tayo. Ulitin natin. Alam mo, alam ko na ngayon yung feeling ng nangyari last week, two weeks ago, when biglang nag-pause. At alam mo yung tsura ko dito, hindi ko na alam. Ano gagawin ko? Ayun, sige, ulitin natin. So, siyempre si Michael Galang from Icebox Imaging, yan. Talagang sinundan ko maigi yan, yung kanyang mga gawa in terms of lighting. Then, next, siyempre, hindi mawawala yung isa sa mga tito ng wedding photography industry, si Al Martinez. Okay. Nagustuhan ko naman yung lighting niya. Kasi, hindi siya nanguhula kung saan niya patatamain yung mga iilawan niya. Tao pa rin tatama. Alam niya agad yung sa niya ipepwesto. Ah, okay. Parang ganun. So, doon, medyo hangang-hanga ako sa kanya. Sabi ko, ang galing nito. Kasi, syempre, nahabol namin, medyo time management. Saan nakakapag-seta pa siya ng ilaw. Mm. Then, syempre, hindi mawala din doon sa mga kasama namin sa industry. Si Mark Suryo, isa rin yan. So, syempre, isa rin sa mga tito yan namin doon sa wedding industry makatito ka, kala mo napakabata mo ano. Ganun talaga ay mga tito, good evening nga pala sa inyo si Sir Mark Suryo. Siyempre, nakasama ko rin yan sa pagsushoot. So ang galing niya ring mag-ilaw lalo na sa pagka mga reception
na sobrang ang pangit ng ilaw ng mga hindi mo alam, mga kulay violet, mga green. You normally ask these people during the shoot pag nakita mong gusto, or you ask questions? After the shoot, tinatanong ko talaga sila. Mm-hmm. Kasi pag during the shoot, hindi pa pwede kasi hindi ka rin nila masasagot ng maayos. Then, of course, siyempre, si Sir Paul Tikson, nakita ko siya dun sa joint workshop nyo sa Quezon City. Mm. Yung inilawan nyo yung isang model, then nung nakita ko yung siyempre, outfit, wala naman kami ibang iilawan, kau naman. Siyempre, model iilawan namin. Nung nakita ko yung outfit, sabi ko, oh my God. Paano nila ginawa to? Sobrang ganda. Sabi ko, then siyempre, hindi mawawala si Sir Joe Galian. Although nakalimutan ko kanina, sorry. Si Sir Joe Galian. Bubabaw eh. Sorry Sir Joe, pero nakita ko naman yung mga gawa niya dun sa pinost ni Franco na isa sa mga workshop dun sa Cavite na paano siya mag-shoot sa trick na trick ang araw. Pero nung makita mo yung output, hindi overexposed yung subject, hindi backlighted yung subject, balancing-balance. Ganon siya. So, regarding with the lighting, isa-isa yun natin. Si Sir Michael Galang, si Al Martinez, si Mark Surio, Paul Tikson, tsaka si Sir Jogal. Ganda rin ang lineup niya na. At saka magiging reference point rin ng mga gusto matuto sa lighting, yun, no? Oh, kasi medyo sila yung, kaya ko sila na, kasi yung time constraint how they set up the lights. Ay, iba yung, alam na agad nila eh. Ay, iba ang disiplina nyo eh. Pare. Kaya nga sabi ko, imagine nyo ako ang magsaset up ng ilaw sa wedding. Mapapaaway tayo doon sa sobrang bagal. Ay, may question pala. May go. Question. May question, Sir Paul. HSS ba yung gamit? Ikaw, Papi Park, anong gamit nung normally nung mga idols mo? Alam ko, some of them use HSS, yung mga high-speed sync. Some of them uses that. Some of them goes for ano, yung normal lang, syncing lang naman. Kasi ano eh, ang ano rin dito eh, ang siguro isa na sa mga natutunan ko sa mga ibang mga siguro mga nakakasama ko, huwag ka maging dependent rin sa technology or yung mga new tech. Why? What if bigla kang dependent just sa ganyan ano, mga high speed sync, and then all of a sudden you don't get to use one at meron kang kailangan i-shoot at walang ganung feature. So it's nice to have one, pero it's also nice to know what if wala akong ganito, ano pa yung mga pwede kong gawin. So yun yung mga natutunan ko, mga ano yan eh, yung mga diskarte. So yun yung mga natutunan ko. So, pero, again, I'm not a very technical guy in terms of lighting. I know how to use lighting, pero if you ask me how the in and out, wrong person to ask kasi kaya ko lang i-set up. Kasi nakasama na ako ni Rommel mag-set up. Nako. Madali ako, kaya ko i-set up, pero hindi ako magiging technical. Sasabihin ko lang sa ito ginagawa ko, pero nagkaintindihan naman tayo, di ba? Oo. Oh. Sobrang ganda nung gawa mo. Hindi, bola hindi yan. Hindi lang yan, nila bola, alam bola. Na nag-iilaw ka. Hindi, bola. Wala na naman tayo. Bola yan. Eh, na naman tayo na, eh. I leave the lighting to the expert. Not man. mahirap na. Maraming magaling dyan, Paps. At okay, mahirap okay. Na. Yan. Yon. Yon. So, sa amin naman, Sir Paul, HSS ba yung gamit? Normally, hindi HSS yung gamit namin. Kasi madalas naming dala-dala is yung mga normal flashes lang talaga. Ganun po. So, before the wedding itself, syempre, halos parang 3 times a week ka nagsushoot ng wedding. So, alam mo na yung pag-setup. Alam mo na yung diskarte na gagawin mo. So, HSS, hindi kami halos gumagamit po nun. Yun po, Sir Paul. Thank you po sa question po nyo. Ayun. Sana tayo. So, let's move on. Siguro, punta naman tayo sa mga photo manipulation, sa mga digital arts. Yan. Uy, that's my... Diyan naman tayo. Siyempre, ako. Okay. Medyo basta, parang ano, gusto ko rin yan eh. Okay. Now, tingnan mo. Ang mga binabati ko or mga
mga binabagit ko mga names are the local talents. Ha? I'm not going for the foreigners kasi marami na magaling dyan. We have let's support the Pinoys first. Okay? Yes. So digital art, I have some and these are the good ones. Pag sinabi mo na itong mga pangalan na to, hindi mawawala sa industry. When I was starting, this guy hindi pa trabaho niya ang unang nakita ko kung bakit ko na idol to eh. Idol ko agad to sa buhok. Nakita. Yan. Oh, sabi ko, oh, okay, pardon my language. Oh shit. Ako, dreadlocks. Sino pa ba naman isipin natin pagdating sa photography pag hindi naka-dreadlock? Si Edwin Loyola. The great Siyempre. Edwin Loyang, si Kuya. One of the best artists I saw. Very passionate, very consistent sa work niya. A simple still life, binibigyan niya ng buhay. And that's the thing I love about his work. Hindi ko pagsasawaan yung ano. And I have to mention, he's one of the people who really developed my style in terms of the artistic side na. Yan yung taong nakatulong. Now, nandito na rin sila. Itumo. Ayan. Itumo. What's the real name on Itumo? Jeffrey Itum. Yan. When I saw this guy, sabi ko, oh, grabe, astig nito. Why? Kasi I love dark arts. Yung mga ganyang dark presentation, yung mga ganyang may, sabi ko, panalo to ah. So, ito yung gusto ko. Pero hindi ko kaya gawin. Honestly, hindi ko kaya gawin yung mga ginagawa nila. Hindi ko alam eh. Ang gagaling nito. Hindi kasi ang likot ng isipan nila eh. Ito yun. Kasi you could learn, you could always attend people's workshop and know how to learn how to Photoshop. Ang hindi mo pwedeng matutunan at hindi pwedeng ituro sa'yo is paano sila mag-isip or mag-conceptualize. Yung mga yan, okay. Yung mga yan, inborn yung mga yan, maiba talaga yan. So, talent eh. Kumbaga talent talaga eh, no? Talking about konsepto, ito, isa sa mga matitindi. Pagdating sa konsepto, ito, humor ang kasama ng konsepto niya. And yung when I saw, ano na yun eh, napadaan lang sa feed ko eh. I don't know this guy personally. Mm-hmm. Pero nung nakita ko, binalikan ko. Uy, astig okay to ah. Oh, ako astig kasi may mga photos. I'll give you a sample ah. Meron siyang photo, lalaki, nakanganga. Tapos pagganga, pag sa loob ng bibig, yung mukha rin ng lalaki. Sabi ko, oh shit. Yung mga ganong konsepto. Hindi, para maisip mo gawin, eh, grabe, di ba? So, This is Mang Tasyo. Anong name ni Mang Tasyo, brother? Hindi ko rin kasi alam ang pangalan ni Pero Mang Tasyo. He's known, he's very, he's well Tasyo known talaga. As Mang Tasyo. Mang Tasyo, guys, look for Mang Tasyo and you'll enjoy his artwork. Isa sa mga ano. Then finally, the maestro who hosted my very first exhibit. Exhibit namin nila, Borges pa to eh. Oo. This guy, painter siya, one of the, hopefully nga, ito yung mga mukhang eventually magiging ano eh, national artist. Isa sa mga magagaling, isa sa mga ginagalang. This is Ross Capilli. Maestro okay. Ross Capilli. So, yun yung ano niyan. Ang studio niya dati, I think it's called One Workshop. One Workshop. So, nasa okay. Makati. Pero I don't know, it's not, pero iba na yata. Pero he still does painting, but he's one of the best people na pag gusto mong mix art. So, kasi siya kanya mo matutunan yung, alam mo bakit ko naging nagustuhan si Ross? Kasi when I was starting, gusto kong mag-painting talaga. Yun naman sasabi ko ever since. Okay. Gusto kong mag-painting, pero sa kanya ko nakita. Tapos minerge niya, talagang ano, mixed media. Naging mixed media. So painting plus photography, ang galing na kinakalabasan. Yun, that's my digital lineup. And manipulation people. Yun yung mga na. That would be Edwin Loyola, Itumo, Mang Tasyo, and Ross Capilli. How about you? Actually, halos pareho tayo. Pero may naiba lang na isa. Siyempre, si Itumo, kasi dark arts. Ang ganda talaga ng mga gawa. Hindi lang, di ba? Kakaiba, no? Facebook, sobrang ganda. Trinay kong gawin, pero
ang pangit nung gawa ko. Dark, dark lang. Walang dark art. Dark lang. Walang arts. Naging dark lang. Dark. So, yun. So, siyempre, lagi ko siyang pinafollow hanggang sa, siguro, inspiration ka na lang. Hindi ko kayang gayahin. Mm. So, yun. Let's proceed. Siyempre, hindi mawawala si Mang Tasyo. Cool kasi yung mga gawa ni Mang cool, Tasyo. Nakakatawa. Yun, oh, yun nga, yung comic eh. Di ba? Hindi, yun. Ano eh. Hindi siya cheap eh. Hindi, alam mo oh, yung okay. Meron mga ano artwork na cheap. Ito hindi eh. Alam, may humor. It has class. Yun nga, eh. Iba eh. Iba yung presentation. That's why I like his work. Yun yung isa sa mga ano. It's probably, itong mga ibang tao nga binabanggit ko, hindi, so chances are hindi nila ako kilala or hindi pa kami nag-meet. Oh. So, kaya, galing. Yun, si Mang Tasyo, sa cool yung kaya niyang gawa. Mga nakakatawa. Biruin mo, model, ilalagay niya sa lata. Ganon. O, di ba? Napatungan niya ng plastic, di ba? Paano yung naisip? Meron yun? Ako kilala, model, ano, photographer. Ato. Nilalagay naman niya yung model sa kama. kilala ko rin. Kilala ko rin. O, teka, may bala tayo. Wag na tayo doon. Wag tayo doon. Then, the last one. Kasi ako, ano talaga ako eh. Anime fan talaga. Anime. Ah, mukhang kalab ko to. Mga X-Men yan. Fan talaga ako. So, siyempre, si Jay Tablante. Talagang sinubdan ko talaga yung mga gawa. Sabi ko, napakagaling naman ito. Diba? Alay mo, ginawa niya pang Voltes 5 si pangalan to, si Alodia. Ang ganda naman nito. Siya yung robot? Yun? Robot hindi, siya? Hindi, siya yung babae. Sige, anong pangalan? Anong pangalan? Ay, Koji Kabuto? Hindi ko alam eh. Hindi ko na alam kung anong pangalan niyo sa Voltes 5 na babae. Basta yun. Tapos syempre, sila, sino mga ba to? Si Jinri Park, ginawa niyang Chun-Li. So sabi ko, oh, ang ganda. Diba? Ang ganda ng pagkakagawa. Ang yung, galing. Guys, since na-mention, napapansin nyo, we still appreciate people who present great work. Why? Alam mo anong ano kasi, if you wanna do good in this field, number one, you have to be consistent. Tama, Rommel? No, consistency, tama, yeah. Second, concept should be always fresh. Or if it's not fresh, it's something kakaiba lang. Yun lang naman eh. If you have that too, and may talent, syempre, may marunong ka mag-sure. Mahirap naman yung meron kang konsepto at meron kang gano'n. So, yun lang eh. Sa akin, yun ang lineup ko din sa digital arts. So, I guess, medyo okay naman. So, proceed na ulit tayo. Mapunta naman tayo sa medyo seryoso. Wala ba tayong katanungan? So far, wala tayong katanungan. Sige, proceed muna tayo. Wala na yata nanonood eh. Meron, dami pa rin nanonood. Sobrang dami. Medyo nadadagdagan nga tayo. Kasi alright. Pasalamatan mo. Pasalamatan ko. Thank you nga po pala sa mga manonood, sa masugid namin tiga subaybay. Maraming salamat po. So again, good morning, good afternoon, and good evening to everyone evening who's po. Watching right now. All over the world and guess why? Yes. Yeah, kasi nga talaga from UAE to Asia, marami na yan. Australia, US. Yeah, kahit thanks for nakikisama pa kayo dito kahit na I don't know kung may sense yung mga pinag-uusapan namin. Meron, marami sila naman napupulo dito. Ala, so, lumalabo ka na naman. Mapuputol ako? Ka na naman. Hindi, dire-diretso tayo. Dire-diretso na tayo. Diretso na tayo, siguro. Punta okay. Na tayo sa street and photo journalism. Baka maputol na naman ako. Street and photography. Street photography and journalism. One of my, yan yung mga ginagusto kong gawin. Ginagawa ko actually before. Pero, with a twist, I edit. Sa kanila kasi, hardcore eh. I mean, there's a general, yung pag mga straight and journalism, there's a parang ano, sa grado eh. You don't edit. Kasi the reason why they don't edit or manipulate, it's because to retain the integrity of the story, which is, I totally understand that. Now, ang gusto ko kasi doon sa street photography journalism, it's the storytelling. It's always the storytelling, the angle, the life, the people. Well, it's emotion. Yun yung talagang, kung pati sabihin natin story sa Portage, ito yung winner. Yung nga lang, I cannot just be happy just shooting.
I have to edit. Yun lang, kaya hindi ako pwede pumunta sa field na to. Sasaksakin nila ako ng buhay or pagtatadyakan ako. But I also have some mga names to mention who are really good, who are my idol. When I was starting, this guy, nung una, ito yung isa sa mga sinusundan ko. Stalker ako. Ang maganda dito, gusto ko na naman yung buhok nito. I'm crazy about hair. Alam mo, ikaw lang nga lang yung kasama ko, walang buhok eh. Ewan ko ba? Anyway. Ano ba, halos lahat naman kami walang buhok. Ikaw lang meron eh. Eh, ganun talaga yun. Pipili, ayaw mo masapawa, kumuha ka ng mga kalbo, di ba? Now you know. Alright. Ikaw ha. Alright. So, yun. So, this guy, when I saw his work, galing. Ganun din. Black and white. Tapos iba-iba. Street photography. Tapos he does advertising. Tapos dreadlocks. Sabi ko, astig na naman to. His name is Jake Versosa. He doesn't know me. He doesn't even know kung I exist. Pero idol ko yan. Idol ko yan. No, seriously, idol ko yan. I love his work. This one, yan yung mga, ano, mga magagaling na nandyan-dyan lang yan. They're not into the mainstream na maingay, but they're the mga astig yan, mga yan. Oh. Now, ito, isang to, came from a very simple approach, but made a big impact. Saiza Cruz Bacani. Sino ba namang hindi makakakilala dyan? Basta may, basta Cruz, brother. Asahan mo na, marunong na kumanta, sumayaw, mag-shoot, sisikat, iyan. Ako lang yung wala. Pero Saiza, hi Saiza, great work. At until now, I'm still amazed sa mga shoot mo. Keep on doing that. Now, there's this guy na saka ko lang talaga personally nakakausap kasi pero I've been seeing his work before na it's Edwin Tuyay. Edwin Tuyay. Then of course there's another one that nagusto ko rin trabaho when I saw his work. Yung nga lang ibang brand. And that, again, wala tayong paki sa brand. Kahit naka Yeah. Yan. Yeah. That would be Rommel Bundalyan. Pare, isa sa mga gusto ko yung astig rin yung buhok niyan. Pare. Medyo gray. Ano yan? Yung mga George Silver. Clooney, George Clooney, yeah, salt and pepper na mahaba. Yan, idol kaya. Yan I haven't met the guy personally. We haven't met. Haven't talked to him, pero I think he's cool. Kaya basta tropa rin kasi nila nila Nico. So basta tropa nila Nico cool yung mga yan. Then sino pa naman ba? Syempre, ilan lang naman ang kilala ko sa Nikon pagdating sa photojourn. I met this lady in one of our kapihan we met. Kapihan. Yeah. Na starstruck ako. Kasi hindi ko man. Kasi sino man naman, ba't pumunta dito? Siyempre, nautal ako dun eh. Nasabi ko sa'yo, di ba? I'm by Park. Pero, kasi, nakita ko new talent ng Nikon eh. Nakita ko new talent. Tapos sabi ko, astig to ah. Tapos, meron siyang shoot. Sabi ko, wow, astig to. Naging walang, yung mga ginagawa ko, talagang, hindi pang lalaki na tuloy yung ginawa ko. Kasi talagang astig yun sa kanya. Kasi marawi mga shoot niya. Tapos yung angle niya, naka-wide siya. Tapos may flag ng Philippines sa likod. Tapos may parang military nakatayo. Yun yung laging nakatatak sa akin yung photo na yun. Nahihiya lang ako tanongin na pwede ko bang i-edit. Kasi gusto ko laruin rin. Ang galing eh. Kasi pwede mong i-edit na magmukhang cinematic. Pero ayaw ko pakalaman kasi nakakaya. Her name is Alex Onkal. One of the... Galing-galing yan. Great talker too. Ang first conversation namin was... Kapihan din. No, hindi. Pero may question siya na ang ganda ng usapan namin. It was not about photography. It was about Marvel or DC. And I think I said DC. Kasi nga mas more in the dark na loko story. So yun yung natandaan kong tao. Then of course, this guy... Kasamahan ko pa to. Pinoy photography pa.
Matagal ko na ano, kilala itong guy na to. Yung nga lang, we don't really get to talk. Tahimik to eh. Tahimik na tao to. Pero is one of the ano, yung mga sinusundan ko rin, nakikita ko trabaho. It's Rob Reyes. Yan yung mga sa pagsa-street and journalism. So that would be Jake Versosa, Saiza, Bacani, Edwin Tuyay, Rommel Bundalian, Alex Oncal, and Rob Reyes. Yan yung lineup ko. Medyo hindi rin pala tayo nagkakalayo ng lineup. Oh, ginaya mo kasi, lang ako kasi wala kang kilala. Kamo. Hindi. Actually, una, kasi hindi ko talaga feel ng street photography. Medyo gusto ko siyang gawin. Kaya lang, ang pangit nung gawa ko. Hindi ko siya ma-immortalize. Bakit nung ako, ang pangit. Hindi ko ma-ano. Then, naalala ko pa nga nung pinakilala mo to. There's a certain girl na pinakilala mo sa isang, ewan ko kung anong event yun, sa Makati yata or dyan sa Mega Mall. Then sabi mo, Mel, ito si Miss Sai sa Bacani. Sabi ko, sino yan? Sabi, hindi mo kilala to? Hindi ko kilala yan. Barkada ni Pei, barkada ni Pei yan. Rakista rin yan. Tapos nakita ko yung mga gawa. Sabi ko, oh my God, ang galing pala talaga nito. No, diba? Sundan ko na sinundan yung mga gawa niya, sabi ko. Sinundan na hindi mo naman kinumusta, how are you? What are you doing? Hindi, sinundan ko yung mga gawa niya. Okay, linawin ko lang kasi mamaya pinipiem mo na ng ganyan eh. Hindi. Tapos yung treatment niya doon sa mga street photographs niya, either black and white or colored, halos pareho ng impact eh. Ang galing eh. May istorya lagi, sabi ko. Ang galing nito. Sobrang galing nito. Kaya pala talagang kilala to. Kaya lang hindi ko kilala. Ang makulit pa nun, ipinakilala mo siya sa akin ng personal, tapos maraming tao, kilala. So sabi ko, parang awkward dito, hindi ko naman talaga kilala to. Tapos takamoyan ko pa yung tao. Ang galing, sabi ko ganun. Then, siyempre, sa sobrang kukunti nga lang ng mga lineup na kilala ko dyan sa field na yan, then ayun, doon ko nga din nakita si, siyempre si Miss Alex, kasi natuwa naman ako sa kanya, sabi ko, ang tindi ng conviction nito sa trabaho niya. Ang bigat ng word na yun ah. Mismo! So, that's the very first time I heard it from you. Conviction. What's the meaning? It's spelling. I-google na lang po natin. Ayun, so sabi ko, doon ko siya hinanga, sabi ko, biro mo, para lang makakuha siya ng ganitong shot, talagang kukuha siya ng malupit na angle kahit na medyo alanganin yung sitwasyon eh. So sabi ko, ang galing talaga nito. Pagdating sa trabaho, sobrang banges. Hands down ako sa kanilang dalawa. So, wala naman ako, ano, medyo siguro... At puro babae. Hindi kasi, pagdating kasi sa babae, medyo sobrang ang creative kasi ng isipan nila eh. Parang ganun ba? Sige. Ganun eh. So ako, yun ang list ko para sa akin. Alright. Yun. So, syempre, ayun. So, si Miss Sai sa Bacani tsaka si Miss Alex Oncal, sila yung aking lineup for street and photojournalism. So, I guess, ano muna tayo? Medyo mahaba-haba. Napansin mo yung oras? Sabi ko sa'yo, lampas tayo. Hindi nga eh. It's already 9:48, oh. Isang oskalhati na. Sa kalhati pa lang tayo. Okay lang yan. Sige lang. I'm enjoying. Shoutout muna tayo sa mga... Sige, go. Balikan mo yung mga tanong. Shoutout nga po pala sa aking behalf, si Rhea, yan. Malupit na wedding photographer po yan. Sobra. Hands down ako dyan. Si Sir Bash, hello po. Uy, Billy, hello. Kamusta dyan sa Cebu? Kamusta dyan? I hope okay kayo dyan. Then si Miss Tess, okay. Hello po. Good evening, Ma'am Tess. Ma'am Odi! Good evening po. Lagi nyo pong panoorin lang yung picture ko para kamukha po yung baby nyo. Oh my God! Wag ganun! Magiging inaanak ko yan, tapos kamukha, wag! Carl Tan, hello po, good evening. Carl Tan, si Doc Carl Tan, that's our host sa CDO. Before or one of our workshop sila yung siya sila yung mga kasama namin na nag-outing sila nila Dexter, ako natulog, sila nag white water rafting at bumaliktad yung muntik silang malunod lahat.
Naku po. Ayun. Teka, may phone-in question dito si Sir Paul Lazaro. Go. Sabi niya, how about yung mga students mo na nakita mo yung works na magaganda? Yung nakita mo yung progress? Marami. Kasi dito, dadating kasi may mga special mention ako. Meron akong mga babanggitin. Some of these, yung mga ibang nabanggit ko, some of them, naging estudyante ko na. Meron, pero mahaba yung list ko and I'll be mentioning some of the naging student na nag-excel or really created their own style already and made the name. So, talagang ano yan. So, padating tayo dyan. Ayan, sige po. So, I guess let's proceed to the next field. So, syempre, tapos na tayo sa starting, lighting, digital art, street photography. Mapunta naman tayo dun sa mga taong mga nagtuturo ng photography. Ay, magkaroon yan. Idol mo dyan. Yan. The way, kasi ano yan, una-una, particular ako dyan. Kasi it's, hindi porke nagtuturo is, kasi ang meron ako nakausap before, may diskusyonan ako, usap kami, kwento. Alam mo, dito sa field natin, may mga taong magaling. Magaling talaga mag-shoot, magaling ano. Pero, they don't have the talent to teach. May ganun. There are people that they just cannot have teach kasi iba yung style nila. It's more of ano lang talaga sila, action ba. Now there are also people na meron naman nagtuturo pero hindi naman masyadong maano sa output. So iba-iba 'yon. So iba-iba. Mm-hmm. So it's not hindi ano 'yon. Hindi naman ano, na degrading or anything. Talagang kanya, ganun lang talaga. May mga kanyang tao lang. Now, I would mention now the people that I would really recommend na pag nirecommend ko, definitely, hindi ako mapapahiya. Kasi I know the way they teach. Ito yung profession na nila and I saw them already how they work. So, yun yung ano nyan eh. Kasi may passionate eh, yung mga to. So, itong mga to, like, marami to. So, I would mention names. So, ang haba ng list. So, I'll just mention some. So, unahin na natin. The great Ibarra Derry. No question asked. Ibarra Derry would be always nandiyan sa listahan ng nagtuturo ng mga, ano yan. Ang rami na na-develop na student, ang rami ng mga pro na dumaan dyan. No question. Mark Floro, isa sa mga magagaling rin pag food photography or ano, mga product shoot, Mark Floro is the guy. Adore Pamintuan, Diyos ko, kung sino hindi nakakaalam sa pangalan niya yan, eh hindi ka photographer. Adore pa lang, ano yan, I was still, Adore would be one of the foundation na yan, mga yan. Now, the person that I keep on mentioning on my workshop, pag sinabi ko, you wanna learn Photoshop, the in and outs, the technical stuff, the color grading, color management, of course, Sergio Avila. Hindi pwede mo wala sa listahan ko yan, sila Joe. And including, pagdating sa PCCI, June Miranda. Hindi pa ako photographer. I've been hearing his name already, June Miranda. Nandiyan rin. Nandiyan rin si Joe Galian. He's also teaching. So aside from sa FPPF, nagtuturo rin yan sa ibang school. Welly Aparacio from Taiwan. Oh, si Kuya Welly. Oh, yeah. Shout out kay Kuya Welly. Why? You gonna be impressed with this guy. He teaches all OFW in Taiwan. A new hobby, na pwede nilang paghanap buhay eventually. So, saan ka pa? So, kumbaga, kung may hero, kung lalagyan ng medalya o lalagyan ng ribulto, ito, si Welly. Pwede natin iliga kila Abby Margegan. Pag-aun natin yan. Then, of course, again, Kengo pa rin. Kengo, hindi na, again, sabi ko sa iyo, call me bias or a little fan. Kengo kasi, I saw the guy, how he teach, how he speak, how he approach the field. Ayan, yung mga yan. Then, nandyan na rin sila, nandyan sa pagtuturo, yung mga bata pa. Mga bata, I call them the younger age, the new gen.
that would be sila D Asuncion, sila Gatmaitan. Yan yung mga yan. Hindi pwede mawala sa ano. Kasi those are people who teach you knowledge, new knowledge na na may talaga maidadagdag mo sa arsenal mo. Yun. How about you? Ako, dalawang tao lang. Ba, walang na, ba, mapili. Okay. Siyempre. Hindi, kasi ako sa'yo, nung nagsisimula ako, marami akong workshop na inatiran, marami akong talks na inatiran. Pero, isa lang ang tumata. Isa lang. Eh, siyempre, lalayo pa ba ako? Eh, di ikaw, di ba? Paulit-ulit nga ako sumali sa'yo, hanggang inabsorb mo na ako, di ba? Wala. Alam mo, hindi, wala lumabas sa usap. Hindi ko lang bulahan to. Definitely. Marami, sobrang dami ko natutunan sa'yo. Lika. Sobrang dami. Lika, kiss. Kidding aside, talaga, sobrang pagdating sa pagtuturo, hands down ako sa'yo, sobrang dedicated ka. Ang galing talaga. I'm also tinatantanan yung estudyante mo na basta-basta lang. Wala eh. I don't know kung saan ko natutunan, pero siguro, mas pinagdaanan ko rin kasi yung pinagdadaanan nila. Na gusto nila matuto, tapos walang nagtuturo, or galang gusto nila matuto. Tapos, isa sa the thing that really pushed me in teaching, especially yung pag ganyan, anyone who attends my workshop pays. Okay? Magbabayad niya mga yan. So, the best thing you could do is make their payment worth their while. Kumbaga, susulit. Nalaman kailangan sulit. As long as tinatanggap mo, may bayad na. Iba na usapan dyan. Make sure ibigay mo ang kaya mo ibigay dyan. Kasi, kailangan nila yan eh. 100%. Remember this guy. I'll tell you one story. And I think you'll remember this guy. I forgot the name. Remember this person? He attended this workshop. Then, ang part ng speech niya or introduction niya na siya ang breadwinner ng magulang ng pamilya niya. And he attended this workshop kasi gagawin niyang panghanap buhay. Kahit pinag-ipunan niya itong workshop na to. Kilala ko yan. Yeah, diba? Yan yung sa Tacloban. Okay. One of our students in Tacloban. He's one of the person na naalala kong naalala na really made... really, ano, talagang pag naisip ko talagang kailangan ko i-push talaga sarili ko to the point na wala talagang dapat umuwi na hindi na walang natutunan kailangan or kahit kulang. I would try my best. Kaya nga sabi ko sa iyo, pagdating sa trabaho natin, laging todo bigay, hindi tayo pa pwede, ano lang tayo, isu-short, o pwede na yan. Hindi. Yun yung, di ba, yun yung ginawa kong training sa inyo sa grupo. Sabi ko, kahit pagod-pagod na tayo, basta pag nagtuturo tayo, ibigay na natin lahat. Kung hindi natin kaya o hindi natin alam, we'll be honest, we'll tell you na hindi namin alam. Pero, babalikan ka namin at sasabihin namin sa'yo paano gawin yan in some other way. Yun. Then, the next one sa teaching, siyempre, hindi ko kakalimutan yung isa sa mga kasama ko. Siyempre, si Tata, si Edgar Cortez na Maria Gracias. Ako, medyo sobrang... Masarap siguro, may kinakain tayong tapa, no? Or ano, adobo. Yan. Sana all, no? Sana maganda nung may hawak kong bote tapos may itatapat ko sa camera. Kunyari, ito. Maria Gracia. Yeah. Pag nagutom ka sa magdamag. Hindi, kahit hindi mo nalutuin, pwede mo nang kainin. Pabs, kahit galing sa rep ka, pwede mong papakinagad yun. Wala nang init-init. Ayun, si Edgar kasi si Tata, isa sa mga nagtuturo sa akin nung nagsisimula ako sa wedding industry. So, isa sa mga una kong kasama. Siya nagturo sa akin ng ethics, do's and don'ts. What is ethics? Hindi, wag na natin pag-usapan yung meaning. Basta do's and don'ts sa mga wedding. Ano ba yung dapat gawin sa ganito? Ano ba yung dapat approach sa ganito? Paano mo i-handle yung ganitong situation? Paano yung pag may ganito nangyari, ganito dapat ang gawin natin. Yun. Hindi niya talaga ako tinantanan hanggang sa matuto ako sa wedding industry. Yan. So, kayong dalawa yun. Talagang hands down ako sa inyo. Medyo ibang level yun. Ibang level yun. You are most welcome. Yan. Salamat.
Ayun, so tapos na tayo sa teaching. So proceed tayo. Siyempre, hindi naman natatapos ang photography ng ganun-ganun lang. So siyempre, nagta-travel tayo. At habang nagta-travel tayo, gusto natin kuhanan yung mga lugar na pinupuntahan natin. Hmm. Sino pa mga travel photographer mo, ang mga inidolo mo yan? Wow, ito maiksi to eh. Kasi pag sinabi mong travel, isang tao lang talaga maiisip ko talaga dito eh. Mukhang pareho pa tayo ah. Mukhang isang tao lang lagi to. Wala. Kasi ito literal, kung hindi mo itong kilala yung tao to, pero nagta-travel ka, once umapa ka ng airport, eh photo niya na makikita mo agad. 100%. At pag pinagdudahan mo pa ang galing ng tao na to, eh ewan ko na to. Ito, hindi pa yata ako pinanganak photographer na. Ganun ka no. Hindi ko sinasabing matanda. Sinasabi ko lang magaling siyang photographer. Sino pa ba naman? Si Tatang Lolo. GT. George Tapan. Siyempre. George Tapan. Pambira. Walang tatalo dyan. One of my idols in terms of lalo na pag nakasama mo yan ng sa travel tapos nagkwento siya ng mga adventure niya, mainggit ka kasi how you wish that you could also experience what his experience sa mga travel niya. So iyan yun. At saka napakabait na tao pagdating sa knowledge. So pagkasama mo yan, magtanong ka, sasagutin ka niyan na kahit simple lang tanong, isang oras ka niyang sasagutin. Ganun katagal. Tipo, parang ka laking paglolo. Talaga literal na, parang ka laking pag-usap sa lolo mo. Uh-huh. Pero magaling. No question asked. Idol ko yan. One of my good friend, George Tapan. No one else. So maiksi yun. Marami eh. Pero kasi we're talking about people that really made a mark on my George Tapan. Actually, si Sir George Tapan lang din sa akin sa travel. Biro mo naman, syempre, umalis ka ng NAIA, lumapag ka ng Taiwan, picture pa rin niya, yung pa rin yung nasa pangalan, tapos magbubuklat ka ng travel, George travel Tapan guide. Pa rin. O, George diba? Tapan pa rin, so sino na nga hanapin mo? Siya lang naman. Wala na, hands down na yun. Diba? George Tapan talaga. Ayun, so syempre, mapunta naman tayo sa paborito nating field, di ba? Ito landscape lang. Landscape tayo. Okay. Anahin ko na lang ha, kasi every time you mention landscape, tatatawa ka. Mamaya ma-misunderstood. So, ika-clarify ko, ba't ka natatawa? Guys, we don't hate landscape. It's because landscape, isa sa mga area ng hindi ko magawa. Kasi unang-una po, allergic po kasi ako sa araw. Kaya hindi ko magaling. Kaya natatawa sila. Pagdating sa landscape, yan lang kasi yung pain na hindi ko. Na lang. Ang nakakatawa, nagagawa ko naman kasi before. Pero halfway through my career, I don't know why, naging maarte ang balat ko. Na tuwing naaarawan, nagkakaroon ako ng rashes. Hindi hubungang araw, talagang rashes. At nakita na ng grupo ko yan. Sa pagdating sa gabi, wala akong gagawin di ko di magkamot. So talagang pinacheck ko na ho. And I think I have this. And the only thing, weird thing I got from my doctor, he said, you have allergies sa araw. Saan ka ba nakakakiya? Ano yung vampira? Yan, di ba? Kaya ngayon, yun ho. So I have nothing against landscape. Yung landscape ang hindi talaga bagay lang sa akin. Kaya natatawa lang sila. Now, but since I really love how landscape works, so how it was shot, how it's presented, may mga tao ako talagang idol dyan. Ito mahaba-haba. Surprisingly, isa sa mga mahaba kong listo, Rommel. So, I'll start. Pag sinabi mo landscape sa akin, isa mo na mong tao lang talaga ang tatatak sa akin na kilala ko na talagang pag sinabi kong landscape tapos artwork, talagang astig, the great Richard Larios. Okay. Nagsisimula pa lang ako, or kasabayan ko halos. This guy, I think he stopped photography already or naging family man or I don't know what he's doing right now, but guys, if you do the research, Richard Larios, isa sa mga original na astig pagdating sa landscape. Now, ito na, hindi siyempre, nandyan na rin yung mga hindi mainstream, pero you would see their work.
they could be their hometown hero, they could be ano, so hindi to yung mga talaga may ingay, pero pag nakita mo mga trabaho, magugulat ka. One of them would be from CDO, Matoy Ilip. Ilipe, right? Matoy. Yeah, sa mga gusto ko, ano, talagang may dumating ang point na meron siya nilabas na isang photo. And I just can't resist asking, sir, could I edit this? Yan yung ano niya. Yan. Hindi, kasi gusto ko laro. My frustration is to shoot landscape. So, ang problem, hindi ako makashoot. So, all I have need is to ask people na nagsushoot lang, can I edit? Can I play? Kasi I want to see my interpretation of that landscape. So, yun yung ginagawa ko. Collab. Diba? Then, of course, my good friend na nag-start ng portraits and eventually became one of the well-known landscape artists, Edwin Martinez. Portrait niya, magkakasama kami niya. Portrait kami niya, si portrait siya, Edwin, oo. No? Kami niya, namamasyal-masyal niya. He's one of my good friend. Babayit yan, sobrang bayit. Then, of course, Jay Halorina. Hindi mo pwedeng mawala sa listahan yung mga yan. Yan yung mga passionate na ano. From DPP, Jay Halorina would be there. Siyempre, si Insan, Raymond Cruz. Hindi po pwede na. So, diba, may tiga NIKON na rin akong binabanggit, diba? Siyempre, kailangan ko i-promote ang NIKON. Oh. Lalo na mga NIKON Pro, po-promote. Yeah. Oh. Go, NIKON Pro. Kahit paano, i-promote ang mga NIKON Pro. Kasi okay. Raymond Cruz. Chris Magsino. Yes. Hindi mo pwedeng hindi mo isama sa listahan yung mga yan. Ito, isa. Probably you don't know the name, pero pag nakita mo trabaho, magugulat ka. Tom Falcon. Sir Tom Falcon. Hindi ko kilala. Hindi mo kasi kailangan nyo umikot-ikot ng social media kasi marami pa dyan magagaling dyan. Then, of course, hindi, paano ba nasabi na, ano to eh, isa sa mga, alam mo, bigyan ko muna a brief background of this photographer na babagitin sige, ko. Sige nga. Why I like her passion in photography, why? Pare, as in, dedicated yan, and passionate sa craft. She would attend all the workshop na interesado siya at hindi niya titigil. Whether it's doing portraits or doing landscape or doing anything else, pag-aaralan niya yan. Nakilala ko to from basic pa lang siya. And now, isa sa mga kilala na rin. Up and coming na idol. Annabel Chavez. Sino pa naman? Annabel See you soon, Ma'am Annabel. I hope she's watching. Annabel, wine night and cheese ulit. Marunong na po ako uminom ng wine, Ma'am Annabel. Marunong na po. Talking about wine, tandaan niyo si Rommel, one time binigyan ko ng bottle ng wine as a gift. Tapos, nung umaga, sinasabi niya, hindi daw niya type yung lasa, pakla daw. Sabi ko, okay, so, hindi mo type. So, it's not your thing. Okay lang. Then, dumating sa point na nakasama ko siya with Annabel and we were drinking wine and Rommel was there. So, okay. So, bili. So, syempre, nagbigay na ng wine, wine glass ko. So, kami tatlo. So, inom na. So, of course, if you're drinking wine, sip. Ay, pambihira. Yung aking well-groomed at sidekick eh. Ang ginawa sa wine eh. Papakita ko na sa inyo. Tinungga pa. Isang one shot eh. Bottoms up eh. Kaya man pala ang pakla eh. Inumin mo ba ng ano? Malam mo. Naisip ko tuloy yung sinabi niya. Bakit hindi mo nagustuhan yung wine ko dati? Saan mo ba na inilagay? Inilagay daw niya sa mug. Tapos itinungga niya. So, yan ho ang way ng pag-iinom ng wine ni Rommel. So, wala tayo magagawa. Ganun talaga eh. So, now, he knows how to drink wine. Yan yung story dyan. So, back to you. How about landscape, Rommel? Sa landscape, hindi naman sa wala akong gusto. Pero isa lang yung medyo tumatak sa akin. Siyempre, si Sir Raymond Cruz. Kasi gusto ko yung treatment niya doon sa landscape. Eh. Although, madalas siya nagba-black and white. Medyo fan kasi ako ng mga black and white photography. Mm. Tapos, pag nagla-landscape siya, parang
ang tingin ko doon sa lugar na kinuhanan niya, parang kunyari yung tubig, parang gumagalaw, although hindi. Baka naman video yung pinapanood mo. Hindi, yun nga nakakapagtaka doon, di ba? Picture nga rin tinitingnan ko, pero parang gumagalaw. Hindi ka naman naka-wine noon. Parang kumukonek. Ha? Hindi ka naman naka-wine noon. Hindi, hindi ko naka-wine noon. Hindi, hindi. Yun, si Sir Raymond Cruz talaga, yun, isa sa mga ano ko. Then, siguro, proceed na tayo or check natin muna kung check muna mga... at nakakahiya to sa mga panonood, baka sabihin suplado tayo, hindi natin pinapansin mga shoutout. Yun, hi po Sir Hill Festejo, shoutout po sa inyo, good evening sir. Kay Sir Ben Edick, oy Ben, hello, kamusta sa Taiwan, ingat kayo dyan. Watching from Cebu si Giovanni Alessana Sanchez, then si Shane, uy Sir Cho, good evening po. Si Edmar, siyempre. Si Edmar, good evening. Siyempre, hindi pa rin nawawala si Sir EJ. Siyempre, maraming salamat, Sir EJ. Nandiyan pa rin? Nandiyan pa rin? Siyempre, binabantayan yata tayo. Tatakot, tatatakot yan. si Dan Gaspar from Taiwan. And then, siyempre, mawawala ba yung tropa natin sa Bacolod? Yung... nag-nude photography ng sarili. Diba? Ay, pambihira. Si Joshua. Oo, si Joshua. Oo, matindi yung bata niya. Hi, Joshua. Hello. Bagong konsepto yan, eh, no? Oo, eh. Nude photography, pero sarili niya. Sarili niya. Ayun, siguro, proceed na tayo para... Oo, ang haba pala nito. Haba pa. Gusto mo ba ang i-part? Gusto mo ba tapusin ito? Tapos part 2 tayo? Di, konti na lang eh. Anihin na natin to, tapusin na natin to. Malapit na tayo sa climax eh. Oh, climax. So, siyempre, siguro pagsamahin na natin na food photography tsaka sports. Sige, sige. Hindi na ako, wala nang adlib. So, sige, para ano na lang natin. So, ang gagawin na lang natin, kung sino yung, siguro, one of the name na lang na babanggitin ko, bibigyan ko na lang kung sino, bakit ko siya nagustuhan. Pero sabihin ko lahat ng pangalan. So, your landscape na tapos ka. So food photography. Okay, so I'll go for food photography. That of course that would be Mark Floro. Or pag sabihin natin food photography, advertising, Mark Floro, Ma'am Jeannie Arambolo, yes, of Ad Photo. And ay syempre idol Kaiwang. If you don't know Kaiwang, isa sa mga original Nikon pro yan. Hindi pa ako Nikon, Nikon pro na yung mga yan. Nikon yan yung mga sa and isa sa mga Japorbs, isa mga gusto kong fashion na taste niya. So, Mark Floro, Ma'am Jeannie, and Kai Wang. Mark Floro, definitely, if you see yung mga ibang advertising, mga food, I'm not gonna mention, para baka may mga... conflict of interest. We're not really conflict, but meron sa baka under contract. Mark Floro is the one who's shooting those famous food establishment. Okay, so Mark Floro is the guy pagdating sa food photographer. Now, tulituloyin ko na to, ha? Tapos because ikaw, yun na sa'yo. So sports, I'll go for Anton Shecker, Marty Ilagan, of course, itong mga to, yan yung dati pa. And someone na hindi kasama sa mainstream, pero isa sa mga magugulat ka na pagkausap mo, hindi mo sa seryoso, pero pag nakita mo output, it's one of, sa sports, Maymay Alagaban. Siyempre. Oo, kasi one of our own, siyempre. hindi ako biased dahil ang group ko to, pero hindi ko siya sinaseryoso pagkakwentuhan kasi nga makulit rin eh. Pero when you see his work pagdating sa anong mga sinushoot niya nga taon na? Siya ang nagsushoot ng mga laro ng Ascals, mga aso? FIBA. Ah, okay. Hindi, yung mga FIBA qualifying. Okay. Linawin mo. Okay. Ascal kasi inuna mo. Baka isipin, asong naglalaro lang eh, di ba? Hindi, yan. Oh. Yung yan. FIBA qualifying dito sa Asia, isa sa mga photographers doon. Now, sa wedding, ito sa wedding. So, you ask me sino mga gusto ko sa wedding. Ito, sigurado mo kilala mo. And some of them, I'm not sure kung kilala mo. But, number one in my list would be always... Lito C would always have my respect pagdating niya because of the yung tenure niya. Matagal na siya eh. Saka the way he present and the way work ethics niya, Lito C would be the best. Next pagdating sa kulay, Oli Ruiz. Of course, Oli Ruiz. Metro photo. Presentation, hands down. Nagsisimula pa kami kasabayan namin nila Borge to. Mango Red. Hindi pa pwede mawala sa listahan yan. You know, Mango, kilala mo Mango Red, syempre. Oo. Dino Lara,
Pat D, Pepe Hernandez, Erp Puento, Chito Cleofas. Yan yung mga nasa listahan. Sir Chito, oh. Oo. Yan yung lagi nasa listahan. Now, marami dyan magaling. If I don't mention it, doesn't mean hindi kayo magaling. It's just, ito are yung mga, pag sinabi mo wedding, ito agad yung maiisip ko mga tao. Alright? Yes. So, hinto muna tayo, papi. Go. Kasi may question dito. Go. May question, Joe. Shoutout muna kay Ma'am Alex Ongkal. Meron siyang question. Ma'am Alex, ano po yung question nyo? Pakichat nga po. Kasi tinatanong, sabi ni Sir Ken tsaka ni Sir EJ, may tanong daw si Ma'am yep. Alex. Ano kaya ang tanong ni Ma'am Alex? Tanungin natin. Ma'am it's Alex. Still, it's still DC. I'm still a DC fan. Siguro intay na natin. Proceed na ako doon sa list ko. Yep. Oo. Sa akin, sa list ko, sa food, isa lang. Kasi isa, siya lang naman kilala. Si Ma'am Jeannie ng ad photo. Nung nagkikwento siya how to shoot yung kotse, kung paano nyo napaikutan ng ilaw yon. Grabe. Biro mo, pwede pala mag-ilaw ng kotse na isang katerbang ilaw. Kailangan mo ng malaking studio. Nasa ad photo, syempre. Yun yan, di ba? Yun. Tapos kaya, doon ko nakita, sabi ko, ang galing nito ni Ma'am. Tapos syempre sa sports, syempre si Maymay. Kasi si Maymay, nakita ko yung mga gawa niya when it comes shooting ng yung mga FIBA qualifying. Sabi ko, ang hirap mag-shoot nito ha. Pero nakukuha niyo yung mga right emotions, paano sumipa ng tama. Yan. Nanggugulo yata itong mga tigaliko. Nagpa-pop eh. So you have Ken Go, EJ, alam, mukhang magkakachat to, mukhang magugod tayo, mukhang ginugod tayo mga ng mga to. I thought si Park may tanong eh. Ipunin nyo yung tanong dahil you guys are gonna be invited into this show. Diba? Yan. Doon namin kayo tatanungin. Huwag dito. EJ, gusto mo lang lagan tayo ngayon. Ayaw mo tingin. Tandaan mo, ako may hawak ng mic ngayon. Ayun. So, sa akin, siyempre, medyo marami akong influence pagdating sa wedding. Pagdating sa wedding, yung mga tinitingnan ko, medyo mga, hindi naman sana, pero mga bago na sila. Alright. Wala sa list ko, siyempre, yung aking kuya, kunyari lang, kuya, si Ram Marcelo, isa sa mga unang tinitingnan ko sa mga wedding industry. Oh, Ram Marcelo, photography. Yeah, oo. Ram Marcelo, sobrang lodi yan. And, salamat pala sa pag-hire mo sa akin minsan. Thank you. Oh, yung mga hindi ko pala mabanggit. I-hire nyo po ulit ako. Hindi po porket hindi ko po kayo nabanggit. Lodi ko po kayo. Yan. Then next, sila Kai Benitez ng Team Photo Benitez. Yan. Isa rin yan. Pagdating sa mga linis ng photo, isa yan sa mga tinitingnan ko. Then, syempre, si Papi Mio Okamoto. Halos bago lang siya. He's, dati nasa isang grupo siya with Michael Galang sa Icebox Imaging. Then, nagiwahiwalay sila. Tapos, after mga ilang years lang, talagang umugong ang name niya. Kasi sobrang galing niya. Then, iba yung perspective niya paano siya kumuha ng mga portraits, details, and anything. Then, syempre, yung isa sa kasama niya, Daydreamer Studio, si Ma'am Debbie. Mga bago sa pangrinig ko. Siyempre, yan, si Ma'am Debbie, yung approach naman niya pagdating sa mga pagkukulay ng wedding, nagustuhan ko talaga. Then, siyempre, hindi mawawala si Papi Al Abilina ng Proud Rad. So, siyempre, alam naman natin na sobrang umugong yung name niya pagdating sa wedding industry for about 2 years. Talagang sobra. May sinabi yung daughter ko. Ano sabi? Idol Mio? Yes, si Mio Okamoto. Ah, kilala niya. Si Papi Mio. Oo, kasi medyo talagang iba rin yung perspective niya. So, siyempre, binanggit mo naman. Sanay lang, before tayo magkalimutan, may isang anak ko, magbo-birthday na tomorrow. Daughter, happy Nicole, birthday! We'll be celebrating pang ilang taong ka na, anak. Anak, bigyan mo na ako ng apo. happy birthday! Yun. Tapos, syempre, nabanggit mo naman si Mango Red, si Sir Randall Dagoo. Yan. Uh-huh. Syempre, hindi mawawala sa list yan. Then, yung dalawang mag-partner, si Luis Macalino at si Nolto Loza ng Backyard Studios.
Yan, mga studios na mga napag-shootan ko na rin kailangan, naman. Kailangan ko lawakan mundo ko. Hindi ko kasi talaga talaga yung industry mo, hindi ko masyado venture. Sabi ko nga, I tried wedding and wedding is not really for me. Oh, medyo tagal kasi ng oras na hindi, kasi alam mo naman, napakabait kong tao. Yeah. Diba? Nakita mo naman yung patience ko. Siyempre, yun na nga. So, pag imagine mo, kahit pare, pwede kong kamustahin. wag. So, mabait ayun, tayo. Tapos, mabait. Yan. Tapos, siyempre, si special mention sila, RZ Lisan, si Al Martinez din, ang Oak Street. Yan. Sila yung mga normally na tinitingnan ko pagdating sa wedding. Nice line up. In terms sa composition, coloring, linis ng photo, dark and moody. Yan. Sila ang mga tinitingnan ko. Ganun. Yan ang mga lineup ko for the wedding industry. Yan. Ayun. So, nag-question na ba sila, Ma'am Alex? Wala pa eh. Ano, magulo yung mga yan. Guguluhin. So, wala ka. Wala katuturan tatanong sa atin yan. So, ayun. So, pero I isa guess lang, nasa... EJ, isa lang masasabi ko. Masaya show namin, di ba? Imagine mo. Agad na lang. Simula na. Nag-overtime pa tayo. Overtime na tayo. Okay. Akala ko nga isang oras. So, wala. Ito na ang pinakahihintay natin. So, siyempre. Pero mahaba pa listahan. Pambira. Last na tayo sa portraits, fashion, and glamour. Siyempre. May mga special mention ako. Hindi ako sige. Anyway, sige. I'll go for portraits. So, ito mga to. These people would probably give, ito yung mga nagbigay sa akin ng mga inspiration, sila yung nagpo-push sa akin to be a better photographer. Ito rin to yung mga to, ang mga pwede nyong sundan to give you ideas what to do with photography. Alisin ko muna yung salamin ko at ano na ako. Number one, of course, Manny Librodo. Hindi na pepinin mo lang. There's Joe Malikdem. Sir Joe. Miss Maricris Carlos. Yung mga yan, hindi pwede inyong palampasin. Tingnan nyo ang mga trabaho niyan. Richard Gatmaitan. D. Asuncion. Isa sa mga idol ko, isa to. J. Contreras ng Kamikaze. Yeah. Pambira. Sir J, baka naman J. Pwede ka namin ma-invite. Sir J. J. If you, parin J, if you're here, listening right now or watching, can I invite you here? Pagbigyan mo lang ako para naman makakuha kami ng traffic. Pero I'm sure people want to know paano ka naging photog and paano tayo nagkita. Now, ito na. Ito yung mga hindi man magsyado mainstream pero ang titindi ng mga trabaho nito. Marcos Fernandez, Blue Hernandez, Billy Galang, and Benedict Asuncion. Yung mga yan. Yan yung mga hindi nyo masyado nakikita pero magagaling to mga to. So I'm giving them the proper recognition right now because they're really good. You have to watch and show see their work online. Yun. Oh. About you? Portraits? Siyempre, sa portrait sa akin. Wag mo na ako isama. Sino pa bang unang-una? Siyempre, ikaw. Siyempre, si Sir Manny Librodo. Sir Borges Meneses, Sir Paul Tikson, at saka si Sir Erich Caparas. Pagdating naman sa akin sa fashion and glamour, siyempre, hindi mawawala si Rommel Cruz, siyempre. Hindi mawawala si Rommel Cruz sa akin, sa listahan ko yan. Pap, sa amo yan, yan pala, magaling na yun. Oo, sobrang bangis na. Then, si Owe Sanchez, gusto ko yung mga how, paano siya nagsushoot ng glamour ng medyo parang medyo nude something medyo budwa. Ang galing niya mag-shoot eh. Art yung nakikita mo, hindi siya hindi malaswa tingnan, kumbaga. Then syempre si Miss Shira Luna, medyo iba rin kasi yung treatment kapag okay. Yung mga that's for fashion and glamour, right? And portraits, yes. Right? Pinagsama mo na yung sayo. Pinagsama ko na. Alright. So yun yung list mo. Yun na yung list ko. Alright. Sa akin, sa fashion glamour, it's a little bit long, pero nandito na yung mga, ito yung mga matitindi na.
Okay? Mm-hmm. Pag gusto niyo ng mga konsepto or ideas where to get, fashion glamour would be Sander Angeles, Nico Villegas, Erich Caparas, of course, Borge Meneses, John Gonzalez, Raymond Isaac, Peter Haina, Perry Palma. Hindi naman pwede mo na yan. Oh, siyempre, di ba wala si Sir Babe nga pala. Di ba? Simple lang yan. Pero nakita mo yung mga shoot niyan. Oo. Mark Nickdaw. Brian Manaloto. You know Brian Manaloto? We Shoot yep. People. Oh, diba? We Shoot People. So, from We Shoot People. MJ Swayan. Johan De La Cruz. Yan yung mga hindi, di ba? So, the name itself, hindi mo na ki-question yan eh. Yan yung mga pagdating sa fashion, glamour, yung mga yan. Then, finally, my special mention, mga photographer. No specific genre for them kasi hindi ko alam kung saan ko sila ilalagay eh. But, they have their own niche, they have their own style, they have their own fan base, following already, and they may kumbaga, ano na sila, they're known at sa field na nila. Of course, Serbian Bautista. Wig Taisman. Okay. No, Wig Taisman. Lito mm-hmm. Tesoro. Michelle Morales, one of my good friend. Nag-start pa lang ako. She's known as Glitter Doll before, pero ang gagaling ng mga gawa niya. Kaloy Zamora. Pablo Beltran. Harry Cruz of Dubai. Dennis Dalisay of UAE. Jay Morales of Abu Dhabi, yung mga Dubai. Jay Morales is from Dubai, sorry. Orlando Ninon. Now, isa sa mga idol ko to kasi hindi ko makaya gawin yung ginagawa niya. Pero ever since I saw his work, I've been following him until now he's still doing it and one of mga bad boy of photography, Scott Gutsy Tuazon. Ayan yung mga, idol ko yan pagdating sa underwater photography. Oh, sobrang hirap yan. Oo, hindi mahirap sabi ko. Mahirap na shumot. Mahirap ang lumangoy. Oo, diba? Diba? Yun nga eh. So, yun. So, basically, yun yung yun yung lineup ko. Listahan. So, ikaw, yeah, some people do. Sa akin, special mention photo. Ito siguro yung mga nakita ko ng potential. Potential para parang utang na loob pa nila na napansin hindi, mo hindi. Ah. Na, sobrang ang galing nila talaga na yung mga natutunan nila pinagsama-sama nila. Okay. Ganun yung impression ko. So siyempre nasa listahan ko si Gamarts ng Taiwan. So from start na kahit hindi nakikinig ng workshop mo yan. Talagang umangat yan ng todo. Ang galing niyan. Si Timothy. Si Timothy rin. Ang galing niya ni Tim. Parent Terrence. Yep, pumapa yan. Oy, okay, Sir sige. Terrence. Okay, I'm gonna announce this ko. So, sa mga hindi umaalam, yes, nagpapapayat po ako. From 185 pounds, I'm just at, ilan na lang ako ngayon? 152. And I'm not taking any pills. It's just diet and exercise. And that's it. Yan. At saka COVID-19. COVID-19 diet. So far, yun lang din ang mga special mention photo ko. Yan. So, yun ang aking lineup for my lodis na na-encounter ko sa aking span of photography industry. So, ayun. So, yes, it's... Teka, tingnan muna natin yung mga... Batiin mo na muna bago tayo mag-closing. And we're almost done. Sige. Almost time. Maraming salamat po pala sa mga nanood ng aming show. Kay Sir Bart from Caliboclan. See you soon, sir. Balik po kami dyan pagka nag-normal na po lahat. Siyempre kay Joshua, kay Sir Ken, Sir EJ, kay Maymay. Siyempre, kay Ma'am Alex Ongkal, iniintay po namin yung tanong mo. Sandali lang. Kay Alex, ang question natin sa kanya, we would invite her here, di ba, Rommel? Oo naman. Oo pero, naman. Hindi namin tatanungin photography. We will talk about your love life. Paiba lang ba? Kasi, we've been watching different interviews already of Alex. Walang, So, we'll concentrate 2 hours
for her, love life niya pag-uusapan natin. No? Yeah. Kailangan natin pag-usapan yan, Mama Alex. So, ayun, si Sir Terence, you've been evening po. Pare, Terence, best friend ko yan. Sisimula pa lang kami photo, nagsisimula sa Pinoy photography, kasama ko na yan. Yan yung mga, yan yung mga hit. Ayaw ni Alex. Ayaw ni Alex. So, syempre, hindi makawala. Sir Pei, see you soon sa Hong Kong pag nag-normal na po lahat. Push na natin ulit yung Hong Kong. Yeah. Push din natin yan. Kay Team Kachero, uy, hello, good evening, Papi. Ayun, so, maraming salamat po, sir. So before we end, we have to share some words rin sa mga ibang kasama natin sa industry who's not really doing good or struggling. All right, guys. Probably it's gonna be nonsense pag galing sa akin. Alam niyo naman, di ako masyado sentimental or anything like that. Okay. Everyone knows that this 2020 didn't really start good for everyone. Especially sa industry natin, ang daming tinamaan, maraming nawalan ng gig. So, hindi lang sa industry natin, pero lahat halos lahat tinamaan. So now, you might be thinking na bakit ganito buhay or bakit hindi kayo nag-iisa. Lahat tayo magkakasama dito na tinamaan. And we are, yun nga lang, Some of us would try to survive, would try to do other things just to survive. So, wag lang kayong, don't lose hope. And eventually, malalampasan natin lahat to. My team, nakita ko rin how they, paano sila naghirap. Pero, look at them now. They found ways of surviving. So, I'm sure you, out there, listening right now or watching us, I'm sure, kasi imagine nyo, you're still lucky. Why? Imagine nyo, napapanood nyo pa kami. Ibig sabihin, may internet pa kayo. O, diba? Or meron ka pang gamit na hindi sinanla o binenda para panoorin kami. So, swerte pa tayo. So, chin up and I'm sure everything will be okay. Huwag lang lalabas. Ayun. How about you, Rommel? Yes, bago natin tapusin, meron tayong special guest. Si Ma'am Moon Brioso of NIKON. Hello, ma'am. Good evening po. Kailan pa tapos na po kami, ma'am? Miss Hello, Moon. Ma'am. Miss Mami Moon, good evening. Hi, nice Hello to po. Thanks for supporting us. At po, maraming salamat po. Ayun, so, yun nga. So, hindi talaga maganda yung naging start ng 2020. Actually, for me, may business talaga na wedding photography events. Talagang wala kaming nakuha. We tried na paikutin yung aming capital, however, talagang nagalaw. Huwag kayo iyak. Hindi naman. Nag-ano lang ako. So, syempre, yung mga clients namin, syempre, medyo nag-worry din naman sila. Pero, inassure ko naman na kung okay lang ba sa inyo na i-reschedule or i-cancel, just advise me para maibigay ko yung deposit na binigay nila. Kasi syempre, hirap din naman sila. So, ayun. So, inassure ko muna when regards to business. Then, for my daily life, syempre, kailangan mo rin mag-survive. So, discarte talaga. Alam natin, pag tinitingnan mo yung mga gamit mo, talagang matitempt kang ibenta. Ako, muntik-munti ka na, pero sabi ko, hindi ko to ibebenta kasi sobrang hirap nung ipinundar ko to. Dugot pawis ang ipinundar ko dito. Sobrang tagal kong ipinundar to. Ayan yung mga word of words. sobrang hirap ko bago ko naipundar to. Ang hirap magpundar ng gamit. So kung ibebenta ko man to, eto na yung pinakahuli. Siguro gagawa muna ako ng ibang paraan para makasurvive lang. So ayun. So, cheer up lang, guys. Alam ko, sobrang hirap. May plano para sa atin. Kaya natin to. Masusolusyonan natin to. Yan. Positive lang po tayo. Music na tayo. Game. Yan. Yun po. So,
You have a final overtime announcement. Kami. Marami, pero sobrang overtime to, but because napasarap yung kwentuhan, sorry, napahaba, pero I think everyone enjoyed and you got added knowledge, di ba? Nagkaroon na kayo ng reference where to get ideas at sino mga lodi ng bayan. Now, guys, meron akong project. Meron ko kung ano lang siseresuhin nyo. Pero napapansin nyo kung gano'ng kasama ng tunog ng mic ni Rommel. Ang bala ko kasi magkaroon ng GoFundMe for Rommel's mic. Kaya ba natin buwin? Tignan natin kung mabubuwala. Kasi walang ganyan. Alam nyo, pag naka-headset kayo at naririnig nyo si Rommel right now, dumadaan yung audio niyan sa akin. So, naka-process na. Pero sa akin, dito, naririnig ko si Rommel, yung real Rommel. Maniwala ko kayo, tunog lata po. Tunog lata ang nandito. Ang sakit. Baka gusto nyo i-GoFundMe. Pasensya nyo po kasi ito rin po yung gamit ko sa trabaho. Shoutout nga pala sa bago kong trabaho. Bigyan mo nga ng isang sample. Bigyan mo ng isang sample. Greetings. Wag na, naiya ako. Anyway, guys, we want to announce our very first workshop for the workshop group online. We'll be opening registration already on once this, para we'll be doing the workshop. So August registration 8. Would start tomorrow, right? Tomorrow po. Yep. PM so, lang po kayo. So workflow post-processing workshop would be on August 8 and registration would start tomorrow. Guys, heads up, is limited ano lang ang ikikater namin. So unahan lang po. So Rommel will be the one who's gonna take the registration and I think Rhea, Maki, and Rommel Cruz. Okay? Yes. So, again, guys, thank you very much. Yes. Hope to see you on our next episode. At I hope si Sir you Matoy, enjoy. Dumating ulit. Yeah, dumating si Sir. Thank you po. Shout out po sa iyo, Sir Matoy. Ma'am Moon, see you po. See you. Guys, thank you. Thank you. Thank you very much po. Bye-bye po. EJ, thank you. Miss Moon. Thank you Alex, Sir Ken, TM, everyone, yung mga hindi ko pala babanggit, marami kayo, Sir Dennis, San Miguel, Conche, Rommel Cruz, PayPal, ang rami yung babanggit, hindi tayo matatapos ito, Gil, Montiveros, isa pa to, ang galing rin to sa portrait, so better check his work, I don't know if still shooting, pero his past work are great, so isa sa mga ano yan. So, yes po. Yun. So, we're gonna wrap this up. And, dude, ang sakit ang likod ko. Grabe. Bye, guys. Yeah, yun. Bye-bye. Thank you very much. Thank you po. Peace. Alright. Shutting down, brother. Thank you. Congrats, Rommel. Thank you, po. Thank you. Bye, guys. Next episode, again. Oi, don't forget to subscribe sa YouTube ko. Parc here. Support my channel para tuloy-tuloy ta. Next, we'll think of a next topic next time na maganda rin. All right? Yeah. Thank siguro you. Siguro ituloy na natin yung bisita natin sa susunod. Yeah, meron na. Meron, tuloy na tayo, may guest tayo. Yep. All right. Sige. All right. Bye-bye.